Inay, ako na yan! Asikasuhin niyo na lang mga customer! Oh, sige. Salamat ha! Pasensya na kayo ha. May inaasikaso lang kami. Alam na ho namin kung nasa ng bangka. Kaya mauna na lang kami. Ah, ganun ba? Ah, kayo bahala. Iho. Opo. Pahingi pang isa. Heto po. O, paano? Ikaw nang bahala dyan ha? Opo. Mag-iingat po kayo! Manood tayo ng CD! Oo ba? Sige, sasama ako. Aba, ayos! Sasama kayong dalawa sa akin? Sino pa kaya may gusto? Sama rin ako. Oh, sige. Meron pa isang ticket. Sino pang gusto sumama? Ikaw, baka gusto mong sumama sa aming manood. Huh? Ako? Sasama sa inyong manood? Bakit naman hindi? Total, magkakaklase naman tayo. Para magkakilala rin tayo mabuti. Aba, oo nga, no? Sige! Naku, lagot. Meron nga palang mangingisda ngayon. Anong problema? Teka, pasensya na kayo. Nagpaparenta kasi kami ng bangka. Kailangan kong tulungan ng aking inay sa trabaho. Ah, ganun ba? Sa susunod na lang siguro! Ay, Kawa! Alis na tayo! Nandiyan na! Sige! Tumanggi na naman siya. Lahat talaga isang kwenta. Naalala ko tuloy nung isang beses, pinagtripan siya ng mga lalaki sa kanto. So, itsura niyang yun? Eh, kahit sino, pagtitripan siya. Di ba? Eto na! Oo. Lagi nga nila akong iniimbita. Pero lagi rin naman kasi akong may gagawing trabaho. Sa susunod, sasama na lang ako para hindi nila ako pagtawanan. Pero, hindi ko naman pwedeng pabayaan ang responsibilidad ko sa bahay. Sandali! Ipo! Ha? Huh? Hintay! Huwag ka naman magmadali! Mr. Omigawa! sige, mauna na lang po kayo! Teka, ako may naamoy ako hindi maganda. Aba, tama kami, naamoy rin ako! Wala naman ah. Anong wala? Nangangamoy sa ate ka na! Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hukay ka kasi ng hukay ng bulate, kaya tuloy nangangamoy bulate ka na rin. Pasensya na kayo, pero yun kasi ang negosyo namin. Kaya wala akong magagawa. Alam mo ba kung ano yung kinabubwisit ko? Araw-araw nakakamoy ako ng bulate dun sa school natin. Huwag kang mabwisit sa mga bulate, dahil ako ang naamoy mo. Ang mga sagot ka pa! Ikaw magsasalita ang dati ko sinasabi! Bakit mo ako sinasaktan, Umizawa? Natutuwa ka ba sa ginagawa mo ito? Kung ang anak nangangamoy mabahong bulate, sinisiguro ko sa inyong ganun din ang amoy ng nanay niya. Bakit? Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Wala naman. Ganyan ka na lagi. Ba't hindi ka lumaba kahit minsan? Ako,
Grabe na ang taba nito. Pero sa itsura lang nitong tatlong to, mukha naman silang mahina. Ano? Bakit? Sino ka ba? Huwag kayong masyado mayabang, mga bugok! Anong sinabi mo? Sinong bugok? Ikaw! Banta! Alam mo, sinusuntok niyo? Hangin lang ba? Huwag ka mayabang! Akala mo ba mabilis ka na? Halo, nakita niyo naman na siguro, hindi ako nag-iayabang. Umalis na tayo dito! Tayo na! Tayo na! Ang galing mo! Teka! Gumising ka! Gising! Master! Nagising na yung bata kasama nyo! Bata! Ayos ka na ba? Oo! Anong lugar ito? Hindi ka pa pala kapasok sa gym ng boxing? Ano? Gym ng boxing? Oo. Kasi nga pala, huwag ka mag-alala. Kompleto kami sa gamot dito. Maraming salamat sa inyo! Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano nang nangyari sa akin! Huwag mo nang itindihin yun. Mabuti pa siguro. Umuwi ka na lang sa inyo. Galit ako sa mga tao nagkukungwaring malakas, pero mahina naman pala. Ang gusto ko, yung mga tao tumatahimik lang sa isang tabi, pero may ibubuga pag oras na nalabanan. Kung amoy bulate ang anak, sinisiguro ko sa inyo, amoy bulate rin ang ina. Pasensya na. Sandali lang! Sa tuwing may tao mag-iinsulto sa'yo, ganito ang gagawin mo. Sinisiguro ko sa'yo matatanggal ang sama ng loob na nararamdaman mo. O yan! Sutukoy mo na para makagati ka sa ginawa niya sa'yo kanina! Hindi ka mo... Huwag ka na magsalita. Gawin mo na lang. Siguro lahat ang gaganda pakiramdam mo. Oo na. Gagawin ko na. Sige. Susuntukin ko lang ng ganito. Kung gusto mo talaga mawala sa mga loob mo, dapat nakasabaw! Oo! Mukhang napapasigaw ka na naman, Master, ha? Tumahimik ka. Huwag kang makialam dito. Dapat lakasan. Dapat lakasan. Nakita mo? Yan ang suntok ng tunay na lalaki. Tingnan mo. Di ba napangiwi siya sa ginawa mo? Dapat din, humakbang ka ng isa pa, abante. Humakbang ng isa? Pag humakbang ka ng isa, pupunta ang bigat mo sa iyong bewang. At lalo lalakas ang puwersa ng palikat mo. Talaga? Hakbang ng isa, bewang, balikat. Sige. Ang sarap ng pakiramdam! Ang galing! Sinunod ko lang ang sinabi mo! Ngayon ang ginawa na ng pakiramdam ko! Ganun ba talaga yun? Sasarap ang pakiramdam mo pag sumuntok ka ng malakas? Talaga! Aray ko! Teka, sandali lang!
Nakita niyo ba yung nangyari sa kamay niya? Sa sobrang lakas, nabalatan. Kakaibang lakas na sa pagsuntok. Baka siya nang, pero... Hindi ko akalain, napakatigas pala ng sandbag na yun. Teka muna, ano ba ginagawa mo? Alam mo, maganda kasi ang hubog ng mga muscle sa katawan mo eh. Kahit wala sa iyo itsura. Ano sports ang sinasalihan? Wala. Tumutulong lang ako sa aming negosyo. Kaya wala akong oras para sa mga yan. Nagpaparenta kami ng bangka. Doon na uubos ang aking panahon. Ganun ba? Saka pala, doon sa ginawa mo kanina, nakita kong malakas kang sumuntok ha. Sa susunod, lumabang ka na ha, para makita na lang hinahanap nila. Ayoko, hindi ko gagawin yan. Baka kung ano pang mangyari sa akin pag lumaban ako sa kanila. Ang intindihin mo kung ano mangyayari sa kanila. Kapag tinamaan sila ng suntok mo, siguradong hindi sila makakatayo agad. Hindi ko pa kasi nasusubukan lumaban sa buong buhay ko kahit kailan. Kaya naman ang laging nangyayari sa akin ay ganito, katulad na lang noong kanina. Kailangan mong gumawa ng paraan o ganyan ka nalang habang nabubuhay ka. Ha? Matanong kita, masaya ka ba ng ganito? Hindi. Hindi naman sa ganoon. Kailangan ko lang umalis. Saan ka punta? Sa pati sa kalsada, magja-jogging. World champion. K.O. Collection? Panoorin mo yan. Sigurado matutuwa ka. Ibalik mo na lang kung kailan mo gusto. Tara, alis na tayo. Ako na lang sasama sa inyo sa bangka. Nandito na ako! Pasensya na, nauli ako. Oh, nandito ka na. Teka, ano yan? Ano nangyari sa mukha mo? Wala po ito. Anong wala? Sabihin mo, dahil ba sa negosyo natin? Maraming naluloko sa'yo? Hindi, kalimutan nyo na lang po yun. Tutulungan ko na lang kayo dyan, inay. Baka hindi mo kayanin yan. Punong-puno na niya rin yan. Ano pang hinihintay nyo? Sumunod na kayo sa akin! Kailangan mag-ingat tayo. Pero maganda ang panahon. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Sigurado ako marami kayong mahuhuli ngayon. Pasensya na, walang ibang makatulong. Pero pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo, anak. Nag-aaral ka pa. Mabuti at sikusuhin mo na muna ang dapat mong gawin sa iyong aralin. Ako nang bahala dito. Mag-iingat po kayo! Inay, ako ang dapat na humingi ng pasensya sa inyo. Kung amoy bulate ang anak, sinisiguro ko sa inyo amoy bulate rin ang ina. Kung kaya ko lang sana siyang labanan.
Lagot! Late na ako! Makunuchi! Makunuchi! Ha? Saan? Aray! Delikado yung dragon screw mo! Talaga? Ayaw mo nun? Headlock ang gagamitin ko sa'yo! Ayoko nga ng ganyang klase ng laro. Sinisiguro ko sa inyong mga nga may pawis ka lang pagkatapos niya. Baka magkasakitan pa sila. Ang boxing talaga yung nakakatuwa. Huwag kayong magsasalita ng ganyan pagtungkol sa boxing! Pasensya na kayo kasi... Magandang umaga! Oh, ikaw pala yan. Napanood mo na ba? Oo, oh, maraming beses ko nga siyang pinanood. Nagpapasalamat ako sa inyo, Mr. Takamura. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Tito! Mahusay pala kayo. Kayo ang naging bagong champion. Kaya naman pala talagang napakalakas nyo. Ibang klase? Abay talaga ibang klase at taong kaharap mo ngayon, bata! Pero kung hahanapin mo ako, wala kang ibang pupuntahan kundi ang gym. Posible kayang makapaglaro ako ng boxing? Gusto kong matuto ng boxing kung maaari lang sana. Ha? Huh? Ang sabi ko, gusto ko sanang maging isang boxingero. Hindi pwede maging boxingero ang tuwag at di rin kakayarin ang katawan mo. Ang mabuti pa, bata. Bumalik ko na sa bahay niyo at tulungan mo ang nanay mo sa inyong negosyo, okay? Oo, tama ka. Pero gusto ko talaga maging isang boksingero. Seryoso ako sa sinasabi ko. Gusto kong lumakas ang aking katawan at makapaglaro ng boxing. Mr. Takamura, ang sabi niyo, ang ganda kong sumuntok. Akala mo ba ganun yung kadali? Kung makapagsalita ka dyan, kala mo makakayang tumagal yung dibdibong. Desidido ako, Mr. Takamura. Pinag-isipan kong mabuti ang bagay na yun. Ang mabuti pa, tigilan mo ako sa mga kalokohan mo. Siguradong hindi mo makakayang tumagal dahil isa kang tuwag. Sinabi ko naman, pinag-isipan ko itong mabuti. Maglalaro ako ng boxing ng buong puso. Nakapag-desisyon na ako. Ang gusto ko ay maging malakas at baguhin ang aking buhay. Gusto kong maging katulad mo. Mr. Takamura, gusto kong malaman ang ibig sabihin ng malakas at gusto ko rin yung maramdaman. Sige na nga. Ha? Halika. Gusto mo maging katulad ko, di ba? Manood ka mabuti. Huh?
Halika dito. Ha? Sige, subukan mo gawin yan. Ako? Gagawin ko yun? Kapag nagawa mo ito, tuturuan na kita mag-boxing. Sige, kahit mahirap, pipilitin ko. Halika rito. Ah! Sige, subukan mo gawin yan. Ako? Gagawin ko yun? Kapag nagawa mo yun, tuturuan na kita ng boxing. Sige, kahit mahirap, pipilitin ko. Ano yun? Gusto mo maging katulad ko, eh, di ba? Ha? Kung talagang desidido ka, sigurado magagawa mo yun. Pagbibigyan kita, kahit 10 pirasong tao lang, papayag na ako. 10 piraso? Oo. Kung hindi mo yung magagawa, hindi ka pwede maging isang boksingero. Kakayanin ko yun! Pipiliti ko makakuha ng 10 taon! 1 linggo, palugit lang! Ha? Ano ka mo? 1 linggo lang? Nung magsimula ako, nagawa ko yan ng walang practice, bata. Madali lang pala. Sigurado akong kaya-kaya ko to. 10 piraso lang. Sisiw yun. Isa! Ayos ito. 2. Imposible makakuha ng 10 piraso ang isang paguhan. Pero ginulat niya ako sa lakas ng pagsuntok niya. Kaya lang wala talaga sa itsura niya ang pagiging boksingero. Kaya mas mabuti pa tumigil na lang siya habang maaga. Isa! 2! Isa! Ay! Isa! 2! Isa! Isa! 2! Hindi ko na kaya. Ang hirap naman. Naku, problema to. 10 taon sa loob ng 1 linggo. 2 pa lang. Pagod na ako. Late na ako! Nandito na ako! Mabuti naman at nandito ka na. Saan ka ba nang galing, bata ka? Tapos ka na ba? Alis na po ako! Ha? Itutuloy na natin ang leksyon. Sinimulan ni Commodore Matthew Perry ang pagbubukas ng hapon sa mga bansang kanluranin. Ang layunin ni Perry ay upang humiling ng karapatan sa kalakalan para sa mga Amerikanong mula sa bansang hapon. 2 taon hindi ako makakuha. Ngayon, mga bata, ang kailangan natin gawin Ano ba yung ginagawa mo, Makunuchi? Wala po. Pasensya na. Mag-iingat po kayo! Okay. Nahuli ko. Kaya lang, muntik nang mabitin. Dapat maging maliksi. Kapag malapit na sa kamay ang dahon, kailangan maging maliksi ang kamay at mas mabilis. Kung hindi, baka makawala pa ang dahon. Liksi. At bilis. Thank you.
Teka, sandali, ipo! Ah! Nagmamadali ka yata. Hindi ka ba magbibigay ka lang? Magandang araw. Kita niyo naman, isang salita ako lang nanginginig na kagad. Napakaduwag talaga nitong amoy bulating to. Ha? Nasaan na siya? Bakit bigla na wala? Tama! Isang hakbang paabante! Ang galing! Nakuha ko na! Nandito na pa ako! Nay! Nay! Lagot! Meron nga palang mangingista ngayong umaga. Nakalimutan ko na sa sobrang pagod. Pasensya na po kayo sa akin, inay. Ipo, ano ba ang pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Pero natutuwa ko kapag nakikita kitang masaya, huwag mo akong alalahanin. Bata pa naman ako, kaya kaya ko pa. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa ginagawa mo. Alam kong magtatagumpay ka sa iyong pinagkakaabalahan. Inay. Wala talagang kasing sarap ang luto ni Inay! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim! Hanggang ngayon, lima pa lang ang kaya kong kunin. Bukas na ang ika-isang linggo. Kaya ko ito! Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Hindi ito maaari. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin kaya lumagpas sa lima? Anong klaseng talento ba ang kakailanganin ko para magbago lang ang aking buhay? Hindi ka pwedeng sumuko, Ipo. Nagdesisyon ka, kaya panindigan mo yan. Naaalala ko na ang tunog. Malaki ang pinagkaiba. Masyadong mabilis ang suntok niya. Ang tunog ng suntok niya. Bakit ganito akong sumuntok? Samantalang siya, ginagawa niya yun ng simpleng-simple. Ha? Huh? Simple? Malumanay. Alam ko na! Pareho na kami ng tunog! Ano ba ang ginagawa mo dito, bata? Kanina pa kita hinihintay, Mr. Takamura. Ako? Hinihintay mo? Bakit? Ano kailangan mo sa akin? Nakalimutan mo na? Di ba ngayon yung araw na pinag-usapan natin nung isang linggo? Ah, seryoso ka ba talaga doon? Nakakala ko nagbibiro ka lang. Seryoso ako dahil pangako yun. Buti pa sumunod ka sa akin. Ngayon, manood kang mabuti.
Sa balagay ko, magagawa ko na yun. Kahit pagod na ako at wala pang tulog. Posible. Paano ba nagawa makakuha ng 10,000 samantalang isang kalambaguhan? Tanggap na ba ako, Mr. Takamura? Pwede na ba ako maging boksingero? Dapat maging maliksi. At pag malapit ka sa dahon ng kamay, dapat mong gamitin ang wrist mo ng mas mabilis. Hindi dapat magmadali. Siyempo ang kailangan. Kung sa kamao mo lang ibubuhos ang lakas, tsak mababawasan ang bilis ng suntok mo. Tama ba ako, Mr. Takamura? Oo. Okay! Wala na ako magagawa. Teka, paano mo manapansin ka agad yun? Magaling na jab yun, bata! Jab? Jab! 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 Mahusay ka, bata. Yung 10,000 na yun, 2 kamay ang ibig ko sabihin. Tapos 2 kamay pa ang ginamit mo sa pagkuha ng dahon. Nakakatawa ka. Pero sigurado, hindi ordinaryong boksingero ang kalalabasan mo. Okay! Suntukin mo! Sige! Sige, ganyan niya! Ayos, mahusay ah! Ang galing! Simula ngayon! Magiging boksingero na ako! Oo, teka, tata! Chop! Teka, awat ha! Chop! Pasensya na po! Sa unang buwan ng training, magkoconcentrate ka sa sit-ups pagkatapos ng jogging. Mm-hmm. Mr. President. Oh, ikaw pala, Yagi. Aba, sir, huwag niyo pong sabihin yan na naman yung World Championship. Yan ang inaasam-asam ng mga kampiyon. Kahit sinong boksingero, pinapangarap yan. Nakakaingit talaga sila. Kahit ako'y matagal ko na gusto ma-team yan. Siyempre, gusto ko rin mabigyan ng ganyang match si manager. Tama ang sinabi mo. Alam mo, simula nung kabataan ko, marami ng boksingero dito sa ating bansa ang nangarap na makaabot dyan. Pero magpasa hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Mukhang hindi na yata tayo asenso pagdating sa larangan ng boksing. Uugod-ugod na ako, wala pa rin nangyayaring maganda. Baka nakakalimutan nyo, nandiyan pa si Takamura. Pagpasensyahan mo na ang aking sinabi, Yagi. Pero tama ka dyan, kakaiba talaga si Takamura. Mula nung unang araw na buksan ang gym nito, sana talaga ang pinakamalakas na boksingero. Ah, buti ko na makalimutan. Tumawag nga po pala sa inyo kanina si Takamura. Kumusta? Magandang umaga. Magandang umaga. Hello. Ah, bago ko makalimutan, gusto ko nga palang ipakilala sa inyo ang batang ito. Siya si Ippo Makunouchi. Magandang araw sa inyo lahat! Ikinagagalak kong makilala kayo! Huh? Ang batang yan, sir. Bago pumukha, hindi ba? Oh, tandang panot. Mabuti na dito ka. Magsisimula na sa ngayon mag-training. Ano ba? Tingin mo na ko! Mahimik ka dyan! Ano ba? Ang akala ko pa naman ang tatalin mo dito'y profesional. Tingnan mo nga ang itsura niyang tinala mo!
Mukha siyang uhugin. Sa tingin ko palang mukhang hindi na sa tatagal. Ako rin. Ganun naman pala, bakit tinala mo pa siya dito? Matagal kong inalagaan ang karangalan ng gym na ito. Baka sirain lang ng batang yan. Sigurado ka ba talagang pwede siyang maging isang boksingero? Sagutin mo ako ngayon, Takamura. Ano ba? No, hindi pa nga tayo sigurado kung pwede nga siyang maging boksingero. Pero tinala ko siya dito dahil nakakita ko ng posibilidad. Binabati ko kayo. Ikinagagala ko kayong makilala. Hindi talaga ako makapaniwalang makakayang maging boksingero ng uhugin yan. Anong sinabi mo? Kung gusto mo, ilaban natin siya para mapatunayan ko na sa inyo. Ah, malaki ang tiwala mo sa kanya. Subukan natin. Teka, pero wala pang karanasan na batang yan. Pero hindi ba't mas maganda kung habang maaga pa lang ay alam na niya kung ano ang buhay na papasukin niya? Sa ganong paraan, mapagdidesisyonan na niya kung gusto talaga niyang ituloy ang pagboboxing o hindi. Ano yung sparring? Ah, sparring. Ibig sabihin nun, practice game. Talaga? Merong practice game? Oo, at ikaw ang lalaban doon. Ha? Ha? Nagbibiro ka ba? Ba't ako ang inalaban mo? Gusto mo ba akong mapahamak? Huwag ka na magreklamo, bata! Hindi mo kailangan manalo dito. Ang dapat mo lang gawin ay ipakita ang tunay na kakayahan mo. Ano ba kakayahan ang sinasabi mo? Wala na tayong magagawa, bata. Ah? O baka gusto mo umuwi ka na lang? O, eto. Wala na akong magagawa. Pero hindi ako pwedeng umurong. Okay, handa na siya. Magandang araw po sa inyo. Sino kalaban? Ayun. Si Biata pala. Pasensya na, Takamura. Baka pagsisihan niya lang ang labang ito. Nasisiguro kong magiging maganda ang laban niyo. Sino siya? Si Itsuro Miyata. Magkasing edad lang kayo, 16. Wala pa rin siya professional license. Talaga? Kasing edad ko siya? Kung di pa siya professional, patas lang kami. Tigilan mo nga yung kayabangan mo, bata! Kung lakas sa pag-uusapan, baliwala ka. Ang totoo niya, hindi ka mabibigyan ng professional license pag wala ka pa 17 taong gulang. Pero ang kakayahan niya ay higit pa sa isang professional na meron ng 4 na panalo. Sigurado ka? Outboxer ang technique na ginagamit niyang si Miyata. Dati professional na boksingero ang kanyang ama at yun ang nagturo sa kanya. Kaya nagsimula sa basic ng boxing. Sigurado ko ba talagang ilalaban mo ako sa kanya? Sabi mo mas mahusay pa siya sa profesional. Gusto mo ba ako mamatay? Kaya nga, sinasabi ko sa'yo hindi mo kailangan manalo. Ipakita mo lang ang kakayahan mo at pilitin ko kung ano nararapat. Nararapat? Oo, decidido na ako maging boksingero. Hindi na ako pwedeng umurong. Gagawin ko kung anong makakaya ko. Magkasing edad lang kami, kaya hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Mukha yatang kalbado ka na ng konti, ah. Simula na! Ganun pa rin ang magiging patakaran natin! Mga bata, 4 rounds and 3 knockdown! Ano raw, 3 knockdown? Kapag 3 beses ka bumagsak sa isang round, talo ka na sa laban. O ito, subo mo. Teka, para saan naman yun? Hindi ba't barat naman sa trabaho ang katawan mo, bata? Kaya dapat lang natumagal ka sa labang yan. Okay, sa unang round, puro depensa lang ang gagawin mo. At huwag ka magpapatama sa kanya kahit na anong mangyari. Huwag mong ibababa ang kamay mo. Pag nalampasan mo yan, bibigyan uli kita ng panibago instruction, ha? At tawag ko dyan ay turtle maneuvers. Turtle? Kahit anong mangyari, hindi ko ibababa ang kamay ko. Okay! Sunod! Simulan na natin! Tingnan mo, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Ano ka ba, bata? Huwag kang basta lang tumayo dyan! Ano ba to? Wala ba talaga siyang alam? Wala kang
kwenta. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Taas ang kamay! Huh? Ah, oo nga pala. Oh, my God. Ay, naku, paano ka tatanggal yan? Tumayo ka dyan at tumaba sa kanya! Sayang lang ang oras. Anong nangyari? Sinuntok niya ako sa sikmura. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Ibang nararamdaman ko. Masakit din ang suntok niya. Pero iba siya. Wala kang kwenta. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko? Taas ang kamay! Ha? Oo nga pala. Ay, nako. Paano ka tatanggal yan? Tumayo ka dyan at tumaba sa kanya! Sayang ang oras. Anong nangyari? Silantok nga ako sa sikmura. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Four, five. Aba, kahit pa paano nakakaya pa niyang tumayo. Yan ang dahilan kung bakit may tiwala sa kanya si Takamura. Ba't hindi mo sinunod yung sinabi ko? Itinaas ko naman ha, pero sinuntok niya ako sa sikmura. Walo! Sige, basta sanggahin mo ang suntok niya. Teka, bakit nila ginagamit yung ring? Di ba sabi ko mag-i-sparring tayo ngayon? Hindi ko nga alam eh. Dinala kasi Mr. Takamura yung nakakatawang yan. Nakakatawa ba ka mo? Meron po mas nakakatawa kay Mr. Takamura sa mundong ito? Ewan ko na nga ba? Huwag mong kalilimutan yung turtle maneuver. Maging mahinaho ka lang at bantayan mo bawat suntok niya hanggang sa matapos ang round 1. Fight! Kahit na ano pang mangyari, huwag mong bubuksan ang braso mo. Okay. Ganyan nga! Huwag mong patatamahin sa iyong katawan! Baliwala yan! Baguhan ang naglalaro. Siguradong iinit nga ang ulo mo niyan. Kabe, naka-schedule ngayon para gumamit ng ring na yan, hindi ba? Tumahimik ka! Napayaran ko na renta rito! Napo, napakasakim talaga. Ang alam ko yung presidente nagsabi niyan. Ha? Huh? Sigurado ka? Sinusunod niyang lahat ang sabihin ni Mr. Takamura. Tingnan natin ngayon. Ano ka ba naman? Knockdown, yan ang nararapat sa kanya. Ano pang aasahan mo sa isang banggohan na katulad yan? Paano? Eh di tayo naman. Ang kulit mo eh! Sinabi ko naman papatayan mo, suntok niya! Aray. Ibang klase pala. Pag nasa ring ka na. Hay, matatapos na. Tumayo ka dyan! Sabi mo gusto mo maging boksingero, hindi ba? Kahapon, kinukulit-kulit mo pa ako para turuan kita mag-iisang boksingero! Sayang na ang paghihirap ko sa pagkuha ng 10,000! Magiging boksingero ako! Ang ako yan! Aba, nakatayo na naman siya. Oo, at mukha kang matibay ang dibdib niya. Mabuti naman na tumayo ka dyan. Kung hindi, babagsak agad ang pangarap mo nang hindi mo para sisimulan. Basta sundin mo sinabi ko, huwag kang magpapatalo sa round na ito. Sige, fight! Napakadlo, dapat matapos na to. Ano ka ba? Wala ka bang balak sa lahin yan? Mukhang matatalo na siya. Apektado sa'yo. Lumayo ka sa kanya! Gamitin mo yung paa mo, bata! Ang paa! Ano?
Ano bang ginagawa mo? Hindi tracking field na laro mo ngayon! Sabi mo eh! Kapag binaba mong kamay mo, tapos ka na! Ay, hindi ako mapagsak! Kaya ko ito! Ba, okay ah! Sigurado ko, hindi niya na ibababa yung kamay niya! Meron pa lalabig isang minuto. Hindi pa ginagamit ni Miyata ang kanang kamay niya. Kung hindi niya yung gagamitin, makakatagal pa si Ipo. Sobra na tagal niyan. Hindi pa siya napapabagsak ni Miyata. Huh? Hindi kaya mahina rin talaga sumuntok yan? Lagot na! Tapos na laban! Huh? Paano? Imposible! Kanan ni Miyata yun! Imposible! Kinaya niya kanan ni Miyata! Hindi ako makapaniwala! Magta ka! Saved by the bell! Okay ito ah! Tumagal siya ng isang round laban kay Miyata. Isang baguhan? Di ako makapaniwala. Magaling bata, nalampasan mo round one! Hangusay niya! Nakita mo ba yung ginawa niya? Si Kimura ko lagi ang pinupuntunan niyang suntukin! Ibang klase siya, magkasing edad lang kami. Nagagawa niya na yun. Alam mo bata, madali lang gawin yun. Ah, siya nga pala. Paano mo naman natatanggalan ang mga suntok niya? Huwag mong sabihin sa akin na kakaya mo tiisin lahat yun dahil araw-araw ka pinagtitripan ng mga kamag-aral mo. Siguro ganun na. Buti na lang merong gloves kahit pa paano. Hindi ganun kasakit ang mga suntok. Naihilo lang ako. Kahit bugbog ng katawan mo, madaldal ka pa rin ha. Alam mo, meron din ako na-discover. Masakit pag tumama pero hindi sakit ang nararamdaman. Hmm? Ano ba sinasabi mo dyan? Kasi sa tuwing may mananakit sa akin sa school, naaawa ako sa sarili ko. At kahit na anong gawin ko, parang hindi ko na kayang humarap sa kanila at lumaban pa. Pero ngayon, kahit kaano pa kasakit ang nararamdaman ko, masasabi ko pa rin sa sarili kong kaya kong tiisin ito. Ibang klase ka rin, bata. Kumusta yung paa mo? Makakaya mo ba yung galaw? Oo, kaya ko. Okay. Ngayong second round, tayo naman nakaka-atake. Ha? Pero hindi ko alam kung paano. Alam mo naman na, wala pa ako nasusuntok sa buong buhay ko. Ano ka ba? Tinuro ko na yun, ah. Hmm? Ah, yung jab! Makinig ka. Hindi mo makakaya si Miyata kahit ano pang gawin mo. Kaya uunti-untiin natin siya. Maliwanag? Oo. Kailangan dumistan sa pagsusuntok ka. Naalala mo ba yun sa dahon? Oo. Ngayon, gamitin mo ang kanan. Oo. Ano bang ginagawa mo, Miyata? Bakit ba pinaabot mo pa ng second round? Pinagbibigyan mo ba yan? Alam mo, yung style mo, parang ka na rin amateur eh. Hindi ka na nga nakakatikim ng suntok mula sa kanya, parang punching bag yung kalaban mo. Oo, alam ko yan. Nakakahiya to para sa akin. Ano ko yung sinasabi sa kanya ni Mr. Takamura? Hindi ko maintindihan. Huh? Aba, fighting pose naman ang forma niya ngayon. Ah, dapat. Nakaipit ang kilikili, ang kamao, kapantay ng mata. Tingnan nyo, ano naman kayong binubulong-bulong niya? Ba, magandang forma niya. Forma lang yan, huwag ka mag-alala. Ano kayong gagawin niya? Hindi ko pa maaabot ang daon sa ganitong distansya. Hindi pa rin. Kaunti na lang. Hihintayin ko na lang kung ano gagawin niya. May na! Aba! Jump yung ginawa niya yun! Imposible! Ang bilis! Baguhan ba talaga siya? Totoo ba ito nakikita ko? Napakabilis lang sumuntok. Oo, mabilis ang kamay mo. Pero alam ko, hanggang dyan ka lang. Ngayon! Ang kanan! Ano ba naman yan? Jump lang ba ang kaya niyang gawin sa boxing? Aray! Bakit ka sumablay sa kanya? Hindi ba't sinabi kong diretso lang ang suntok? Huh? Ang hina mo talaga. Nakalimutan mo na ba noong una ka sumuntok ng sandbag dito? Ha? Tama! Dapat hahakbang ako ng isa pa abante. Pagagalawin ko ang aking bewang. Para pumunta sa balikat ko ang lahat ng persa. Teka, ano na naman ang sinasabi nito?
Inaamin ko malakas ka sumutok, pero siguradong hindi ka tatama sa akin. Manta akong yun di ata. Tignan mo yung si Mr. Takamura. Napapatunga nga siya sa sobrang bilis umilag ni Miyata. Alam niyang hindi mananalo kay Miyata ang batang yan. Mabuti pa tumahimik ka na lang. Baka maubos ang pasensya ko sa'yo. Ang kamay ko, bumibigat na. Alam ko sa mga oras na ito, nangangalay ka na. Hindi ko na yata kaya. Kaunti na lang. Bakit tumigil ka? Oo, hindi na kaya ng kamay ko. Pero hindi ako susuko sa labang ito! Pina ba ito? Dawang palikat! Ano? Ang guard niya! Wala ang guard niya. Open guard! Hindi! Muntik na yun, bata. Mapakaliwa, mapakanan. Mukhang malakas ka sumuntok, ha? Ah, salamat! Huwag ka muna magpakasaya. Saka na, pag naituro ko na sa'yo lahat. Jab ng kaliwa, guard. Kaunting hakbang paabante. At ang huli, malakas na kanan. Okay. Magagamit mo lahat yan sa susunod na round. Itas mo lang ang guard mo kapag malapit ka na sa kanya. Birahin mo na. Nakuha ko na. Kaliwa, tapos kanan. Okay ah, tingnan mo, nakaabot sa third round ang baguhan na yan. Tatama ang malakas na kanan suntok ng baguhan na yan. O matinding teknik ni Miyata. Nalilito na ako, hindi ko na alam kung anong kalalabasan ito. Huwag ka mag-alala, malalaman mo rin. Sa tingin ko lamang si Ipo, hindi lang talaga tumatama ang mga suntok niya. Tapos na ang second round pero wala pa rin nakakapunto sa kanila hanggang ngayon. Ang kanang suntok na lang ang pag-asa. Sigurado galit na itong si Miyata. At hindi na siya magkakamali sa pagkakataong ito. Seseryosohin na niya ang susunod na round. Sigurado mas maganda ito kapag tumama yung kanang suntok ng baguhan. Oo, sa palagay ko mas malaki siya kay Miyata. Sa tingin ko nga natatakot siya dun sa kanan ng baguhan. Ay nako, hindi pa rin nila naiintindihan na hindi lang puro lakas ang kailangan sa boxing. Teknik sa pag-tiempo ang kailangan sa larong ito at pag-aaral sa kainaan ng iyong kalaban. Itaas ang aking guard. Kaliwa tapos kanan. Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Iba klase! Nagbago na siya! Aba, okay ah. Parang hindi na siya baguhan kung gumalaw ngayon. Pati si Miyata gumagamit na ng guard ngayon. Masyado na siyang tahimik ah. Ano ko yung pinaplano niya? Inaamin ko, talagang malakas ka sumuntok. Pero dapat mong malaman ng boxing. Merong dapat manalo! Nakalimutan ko ang uppercut. Kapag tinamaan ka ng uppercut, siguradong makakalugang yung utak. At makakalimutan mo kung anong nangyayari sa iyong paligid. Anong ginagawa ko dito? Naniguro na si Miyata naman nanalo sa larong ito. Tapos na siguro ang laban. Talo, pero maganda ang pinakita niya. Kahit mawala ang pagkahilo niya, sigurado ako. Hindi pa rin siya makakatayo. Kaya mo yan! Nakatayo pa siya! Imposible! Paano ba kakatayo ang isang baguhang katulad niya pag tinamaan na uppercut? Paano siya nakatayo? Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan!
Ibo! Ano? Kaya mo pa ba? Ibo tayo! Dito ka pao! Hindi ako susuko! Desidido na ako! Magiging boksingero ako! Huwag ka na magpatama sa kanya ngayon! Matatalo ka! Kaya mo yan, Ibo! Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang suntok niya! Ay nako, hindi ko yata kayang tingnan. Wala nang buhay ang mukha niya. Hindi na talaga ako makapaliwala. Paano pa siya nakakasuntok sa ganyang kondisyon? Halos hindi niya na nga kayang tumayo eh. Ang kagustuhan maging boksingero nagbibigay sa kanya ng lakas. Yun ang dahilan kung bakit nakakatagi siya sa mga suntok niya yata. Hindi ako babagsak. Hindi ako magpapatalo. Babaguhin ko ang buhay ko. Ako ang magiging boksingero. Kakaiba ka, bata. Sinusuportahan mo ng mga kamay mo ngayong tuhod para hindi ka lang bumagsak. Bakit? Bakit nakatayo ko pa rin? Kasi itong malaki ko hihingin para sa akin. Mababaling wala ang pinaghirapan ko simula na ako'y bata pa. Kanan! Kanan! Bumagsak ka na! Bumagsak ka na! Ayos! Hindi ka pa rin pinagsasawa sa mga suntok ko! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kanan! Tumigil ka na! Sandali po! Huwag mo ituloy yan! Huwag! Basta, magiging boksingero ako! Natapos ka, namaklase talaga yung batang yun. Hindi lang mahusay yung batang yun. Ibo! Gising! Gising! Okay lang. Nakatulog lang siya ng mahimbing. Bigyan niyo siya ng tubig! Magpadali kayo! Hello, tanda! Nakakita mo ba yun? Oh, aba. Ibang klase ang lakas na loob na pinakita niya. Ang boksingerong puro lakas ng loob ay hindi nagtatagal. Pero, si Narada, Ebihara, Ojima at Wagima, ang mga boksingerong kahit ilang beses nang bumagsak ay pilit pa rin bumabangon. Ang mga katulad nila ang matagal na nating pinapangarap. Ano, tanda? Bakit nandito ka na sa loob? Nagtatago ka na ba? Nakita mo ba hanggang katapusan ng laban? Sabi mo, hindi siya pwede maging boksingero at mukha pa siyang uhugin. Ano ba ngayon? Napahiya ka, no? Ang masasabi ko lang sa ngayon ay kahanga-hangang batang tinala mo. Kahit natalo siya sa sparring, mukhang hindi pa rin siya nasisiraan ng loob. Wala pa akong nakikita ang katulad niya. Sabihin mo, simula na niyang mag-practice bukas. Gagawin kong lahat para sumikat siya. Nahihirapan si Miyata pabagsakin siya. Hindi ko nga alam na ganun palang gagawin niya para lang mapabagsak yung baguhan. Oh my! Ibang klase talaga siyang sumuntok. 16-ounce din ng gloves na ginamit niya. Saka sasalga ko itong nangyari sa kamay ko. Ang larong boxing. Ngayon ko lang nalamang masaya pala ito. Ano? Gumising ka na dyan. Natalo ako. Wala man lang ako nagawa. Kahit nga isang suntok lang, hindi ko yata tinamaan ang aking nakalaban. Matibay ang dibdib mo, bata! Magandang laban yun. Mahusay ang ipinakita mo. Tatagal ka!
Magsisimula ka ng bukas, hindi ba? Kinagagala kitang makilala. Ako nga pala si Kimura. Ako naman si Aoki. Malakas kang sumuntok, bata. Kung depensa lang ang iyong problema, simula bukas, lahat na nalalaman ko, ituturo ko sa'yo. Pagkakahimik ka, wala kang karapatang turuan siya sa depensa. Bakit naman? Akala ko ba ako magtuturo kapag may bago? Sinong bago? Sabi ng presidente, pasado ka na raw, kaya magsisimula ka na bukas sa umaga. Ha? Magandang balita yun, hindi ba? Ipapakilala ko ulit kayo lahat dito sa bago natin mga kasama. Siya si Ipo! Pasado ko? Ako ang bago? Oh, batiin mo naman sila! Oo! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ipo. Makunochi. Ikinagagala ko kayong makilala. Simula po sa araw na ito, ako ay magiging miyembro na ng gym na ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Sa araw na ito, mag-iensahe na ako. Pero, okay lang kaya yun? Kasi sa buong buhay ko, palagi na lamang palpak ang mga ginagawa ko. Baka mahirapan ako. Aba, hindi ba si Ipo yun? Mm-hmm. Kailangan makabisado ko ang job at dapat matutunan ko rin ng straight. Ah! Ano ka ba? Hinaulit yung tenta ko! Pasensya na po, hindi ko na po ulitin. Parang ang laki ng problema ng batang yun. Kawawang bata. Parang kinakabahan ako. Ano ba? Pasok na. Aray! Bakit mo naman ginawa yun? Masakit ba? Pasensya ka na, ha? Napansin ko lang kasi na masyado kang kinakabahan. Hindi ba gumanda naman ang pakiramdam mo kahit papano? Pero hindi yun ang tama paraan para mawala ang kaba ko! Ang sakit nun! Teka, ano ba pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo ba alam na yun ang ginagawa ng mga tao para mawala ang kaba na iba? Talaga? Eh di sa kanila mo gawin! Hindi ko akalain na meron pa palang tao sa mundong ito na hindi nakakaalam dun. Alam mo bang merong dating kambyo na nagpapaganyan sa tuwing magsisimula ang kanyang laban? Ha? Sigurado ba talaga kayo dyan? Sino yun? Ako, si Aoki. Ako, si Kimura. Mr. Aoki! Mr. Kimura! Pasensya na po kayo sa akin! Huh? Halika, ibang klase talaga to. Siya lang ang naniwala doon. Oo nga. At alam mo ba, naiisip ko ngayon? Pag-tripan natin. Magandang hapon po! Aba, mabuti tumating ka. Kasi nga pala, ako nga pala si Yagi. Ako ang manager sa gym nito. Ikinagagala ko po kayo makilala. Tutal, nandito ka na. Pag-usapan na natin ang training mo. Mabuti pa kami na magte-train sa kanya. Ha? Huh? Paano? Simulan na natin, baguhan. Basta sumunod ka na lang. Sandali! Teka, saan yung dadali dyan? Wala kang dapat alalahanin. Kaming bahala dito. Hindi pwede kayo na lang basta-basta gumawa dyan. Mr. Aoki, kayo ba talaga magte-train sa akin? Oo, kami nga, bata. Sisimulan natin sa basic para mas maganda. Sandali! Ano po ba ang kailangan kong gawin sa simula ng training ko? Hindi naman masyadong mahirap, basta basic ang gagawin natin. Kasama na rin ng pagtakbo, bata. Kailan naman yung sandbag? Yung sandbag? Darating tayo dyan. Oo, huwag kang magmadali. Pag first timer, gloves muna. Ay, napakainit. Oh, nandito ka na pala, Ipo. Anong ginagawa nyo? Lagot. Takamura! Pigilan mo nga yung dalawang yan. Pinipilit kasi nila na sila magkitraining kay Ipo eh. Ganun ba? Baka naman pwedeng tigilan nyo na yung pangungulit nyo. Ibigyan nyo na naman ng problema si Yagi. Paano, Kimura? Oo, sige na. Maraming salamat sa iyo, Takamura. Wala yun, Mr. Yagi. Huwag mo intindihin yun. Alam nyo naman siguro na responsibilidad ko ang pagkitrain ng boxing kay Ipo. Teka, Takamura! Ang durugas talaga to. Kanyan talaga ugali ng gorilla. Anong sinabi ng sunod na taong ng gorilla?
sino pa eh, ikaw? Ang yabang mo kasi, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Magaling nga kayo dalawa sa akin. Hindi ba't ako nakakita sa kanya at nagdala dito sa gym? Eh ano naman ngayon? Ikaw lang ba may gusto magkaroon ng kasunod? Eh di maghanap kayo na tuturuan. Saka lahat naman ang trainer sa gym na ito sumusunod lang sa yabang ko, hindi ba? Tumigil ka! Kalokohan yan! Tumigil kayo dahil kayo ang ulat pangalawa kong tanasunod. Nakutulog kayo sa akin, mayabang na kayo. Humilahan na kayo, ay tatansod. Ay, tigil nila po yan. Tama na yan. Oo. Ano bang pinagkagagawa niyo dyan? Mr. President, inuturuan ko lang po itong mga nakababata sa akin. Sa palagay mo ba naman merong matututo kapag ikaw na ang nagtuturo ng boxing? Sabihin mo nga! Oh, ano ka mo? Wala kang galang, ha? Hmm? Yay! Yay! Napagalitan si Tamura Maria! Tumigil na kayo mga walang kwenta! Mga isip bata kayo, ba't hindi kayo mag-practice na kayo lang? Isa ka pa! Hindi ba't ang sabi mo sa akin magja-jungle ka ngayon? Ba't nandito ka pa? At ikaw, ako magtuturo sa'yo! Ah, sigurado po ba kayo? Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Ah, hindi po! Kung ganun, magpalit ka na ng damit! Ah! Opo! Ah! Nakakatakot naman yung presidente yun. Kailangan ko siguro mag-concentrate para hindi niya ako mapagalitan. Isuot mo na ang gloves mo at umakit ka dun sa ring. Tuturuan kita kung paano sumuntok. Ah, magsusuot na po ako kaagad ng gloves? Sinabi ko na magsuot ka ng gloves eh! Bakit nagtatanong ka pa? Tignan mo to. Punching na agad na ituturo kay Ipo. Oo, oh, binaliwala ng basic training. Magpapagod lang siya dyan. Anong ginagawa mo dito? Shhh! Makabala mo ni Tadana na dito ako. Ah, eh... Anong problema? Huwag ka nang mahiya, suntukin mo na ako! Ah, pero paano... Huwag kang mag-alala, bata. Sumunto ka lang. Akong bahala. Sige na! Sige po. Okay. Ang galing! Okay. Dito naman sa kaliwa. Opo! Sige, kaliwa po ulit! Opo! Kanan! Ayos. Ang tawag doon ay 1 and 2. Huwag mong kalilimutan, ha? Opo! Sige, kaliwa naman! Kanan! Kaliwa! Kanan! Kaliwa! Kaliwa! Aba, maganda tulog ng suntok niya. Mararamdaman mo ang lakas. Pati ang tempo niya sa pagsuntok, kumaganda na rin, ha? Nakakamali kayo. Ang mahusay dyan ay matanda. Ha? Tignan niyo kung paano siya pumuesto. Sinasabayan niyo yung tempo ng bata. Aba, kaya maganda ang tulog ng bawat suntok. Pwede mang galaw niya at magkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Kaya gaganaan ka sa pag-ensayo. Ang galing! Kapag tinamaan ka sa ganyang posisyon, siguradong bagsak ka. Magaling kabisaduhin, pati angulo. Pag tumapat ka, siguradong knockdown. Ang tawag dyan ay bahay ka ni Kamugawa. Tingnan mo, hindi na saan naiiya. Pero natapos niya ang isang round. Mahusay na yun para sa isang baguhan. Sige, pahinga muna. Sa ginawa natin yun, isang round lang naubos natin, bata. Kailangan makabisa ng katawan mo ang bawat galaw. Opo, sir. Parang pagod na siya. Oo, oh, natural lang yan sa mga first-timer. Okay, second round. Tayo na! Tingnan mo. Napakalakas talaga ng stamina ng batang yan. Akala ko suntok na ni Mr. Takamura yung narinig ko. Ha? Huh? Ano bang ginagawa niyo dyan? Para kayong naninilip ng babae. Hindi kami naninilip. Ah, talaga ha? Mahusay ka, bata. Kapag tumama ang suntok na yan, kahit ang miyata pang yan, siguradong mapapabagsak mo. Malabo yun! Sigurado ako! Lahat ng suntok ko masasangka niya! Ano bang sinasabi mo dyan? Duwag ka ba? Tatlong buwan lang kaya mo na siyang pantayan kapag ako ang nag-train sa'yo! Teka, hindi ko na yata kayo maintindihan! Huwag yun naman po akong paglaruan! Baka may makarinig sa atin! Eh?
Lagot ang bata. Hindi tumama ang mga suntok na binibigay mo sa kanya nung una niyong laban. At mukhang ang straight attack lang ang inaasahan mo makakapagpapanalo sa'yo. Pero malakas ang stamina mo, bata. Yun ang nagbibigay sa'yo ng lakas para makasuntok pa. Kung matututunan mo ang upper, lower, right at left attack, makakaya mong tapatan ang fighting technique niya. Kung masisira mo lamang ang depensa niya, sinisiguro ko maaari ka nang makapuntos. At hindi lang yun, maaari ka pang manalo sa inyong laban. Ah, opo. Hindi ako umaasang matututo ka ng maraming technique. At hindi rin ako umaasang gaganda ang footwork mo, bata. Isang bagay lang inaasahan ko sa'yo, ang lakas mong sumuntok. Kaya nung talunin na kahit ano pang technique ang gamitin ng iyong kalaban. Gusto mo bang matapatan ang level ni Miyata? Kung maaabot ko yun, masaya na po ako. Desidido ka na ba talaga? Desidido na ako! Ah, Miyata! Hindi ka namin pinag-uusapan! Nagalit na yata sa akin si Miyata. Nalilito na ako sa'yo. Ano, gusto mong ituloy? Opo! Kung ganun, ito ang una mong dapat matutunan. Ang tawag dyan ay uppercut. Ano kanyo, uppercut? Napakasaya talaga ng araw na ito. Si Mr. Takamura, ang bait nilang lahat. Nakakatuwa talaga. Kaya lang, parang nagalit sa akin si Miyata. Makatulog na lang maaga. Bukas uppercut naman. Hindi ako makatulog! Miyata! Gumo! Ano ka ba? Hindi ito ang tamang lugar para maglaro. Mag-jumping rope ka na, huwag mong ipulupot sa katawan mo yan! Opo! Umakyat ka na dun sa ring. Opo! Okay, uppercut ang ituturo ko sa'yo. Kailangan nasa harapan ng upper body mo at tabababain ang tuhod. Ganito po ba? Sa uppercut, ibababa mo ang kamao mo. Dito ang pwesto. Kapag sumuntok ka, dapat kasama ang katawan. Huwag mong kalilimutan yan! Opo! Ganda mong posisyon mo. O, anong tinitingin-tingin nyo? Okay, tama na yung posisyon mong yan. Maya-maya, unti-untiin mo nang unatin yung mga paa mo dahil dyan magmumula ang pwersang gagamitin mo sa pagtira mo ng uppercut. Kailangan. Nasa una ng upper body. Bababain ang tuhod. Kapag sumuntok, dapat kasama ang katawan para sa malakas ang pwersa. Okay. Bababain ang tuhod! Kapag sumuntok, dapat gamitin ang pwersa ng buong katawan! Pasensya! Na po! Ay, nako. Sumablay na naman siya. Ang batang ito. Nakita niyo ba yung itsura ng matanda at Miyata? Gulat na gulat sila kay Ipo, hindi ba? Oo, napakalakas nung ginawa niya. Pero bakit para yatang maligayang maligaya ka? Pero baliwala pa rin, hindi tumama sa meet-in. Teka nga muna, ilang taon na ba kayo nagbo-boxing? Hanggang ngayon ba, hindi niyo pa rin ako naiintindihan? Ha? Magagaling ang kamay sa tuhod. Mula sa tagiliran, parang ang gagawa ng isang diretsyong guhit. Papunta yun sa baba ng iyong kalaban. Napakagandang estilo ng uppercut ang nagawa niya. Napatunayan kong ang suntok na yun ay napakalakas. Dahil nagsimula sa binti ang puwersa papunta sa itaas. Masyado mo naman akong pinaniligaya sa mga pinapakita mo sa akin, bata. Sigurado kung mamamaster mo ang uppercut sa loob lang ng 3 buwan, hindi ko na mahintay ang susunod na pagkaharap ng Miyata. Sa araw na pwede na siyang ilaban, sinisiguro ko sa inyo marami sa pababagsakin. At tinitiyak ko rin sa inyo na mas mahihigit ang panya ako. Malabo yan! Ano kanyo? Shadow? Oh, sa tuwing wala ako dito, kailangan mag-shadow boxing ka muna, bata. Panorin mo ang isang yan. Kailangan mo ring isama ang uppercut sa practice mo.
Bakit ganun? Hindi ko pala siya lagi makakasama. Ibig sabihin, mag-e-ensayo ako mag-isa. Ano ka mo? Shadow boxing? Oo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Ganito lang yon. Ano? Hindi ba madali lang gawin? Oh. Hindi naman ganun yun eh. Ano ka mo? Ganito ang shadow boxing. Ikaw talaga! Hindi mo dapat tinuturuan ng mali ang baguhan na tulad niya! Hindi ka ba naawa sa kanya, ha? Okay lang yun. Kesa naman yung mga tinuturo mo susundin niyang baguhan yan, sigurado lang siya walang matututunan. Alam mo, okay, wala ka talagang kwentang kaibigan. Sinisiraan mo pa ako dyan sa bata. Bakit? Mas maganda naman ang record ko sa'yo, ha? Hindi ba? Anong sinabi mo? Totoo naman, ha? Teka, sanuli! Tama na yan! Ganito yun! Hindi, ganito! Sa tingin ko, hindi lang yun sa pagsuntok. Hindi ko maintindihan ang kanilang ginagawa. Alam ko na! Ini-imagine nilang may kalaban sila! E ako, sinong iisipin ko? Ah, tama! Mag-iisip ako ng isang mahusay na kalaban! Kaya lang, wala pa akong ibang nakakalaban kundi si Miyata. Teka, paano nga ba gumalaw si Miyata kapag nasa laban na? Ang naiisip ko lang ang pagkatalo ko. Pero hindi dapat ganun. Ang dapat ko lang isipin, nasa harap siya. Huh? Ibang klase! Hindi pa karniwan ang bilis niya! Ayos ka lang ba? Oo. Paano siya napabagsak? Hindi ko napansin! Hindi ko talaga napansin. Hindi pwede. Tama na. Pag ganito ng ganito ang iniisip ko, walang mangyayari sa akin. Samantalang si Miyata, bata pa lang siya, nag-aaral na siya ng boxing. Tatapatan ko siya sa loob lang ng 3 buwan? Imposible yun. Ipo! Ha? Bakit ganito tong magazine mo? Napakaraming dahon na nakaipit. Ano bang balak mong gawin dito? Dahon? Huwag niyo po itatapon yan, Nay! Para sa akin kaya mano na mga yan! Ha? Ang dumi-dumi na ng dahon na yan eh. Hindi niyo po pwedeng itapon ito. Dahil sa mga dahon ito. Nahaalala ko ang araw na yun. Noon ko lang napatunayan na kapag may ginusto ako, makukuha ako. Basta hindi lang ako susuko. Hindi ko muna titignan ang galaw ng katawan niya. Uunahin ko ang footwork niya. Napakabilis! Pati sa pagbabago ng direksyon! Ano ba nangyayari sa'yo? Basta magdire-diretso lang pakaliwa. Tapos, magdidikit ang dalawang paa at tatalon pa kanan. Hindi naman ganun eh! Ito na siguro ang tamang oras para ako naman magturo sa kanya. Ang sakit naman ang ginawa mo. Kapag nakita mo na siyang namong problema, siguradong nag-iisip mo siya, huwag mo siyang pakikialaman hanggat hindi mo pa nakikita ang resulta. Pero tanda, nakikita mo namang mali na ginagawa niya, di ba? Huwag mo siyang pakikialaman ang mabuti pa, mag-insayo ka mag-isa mo! Ano bang masama? Ito talaga matandang to!
suntok niya. Okay! Ipo, kumusta ka na? Ha? Anong problema? Nagmamadali ka yata. Mr. Omizawa, may importante lang kasi akong lalakarin. Importante lalakarin? Huwag na, sumama ka na lang sa amin. Sigurado, matutuwa ka. Kailangan ko na talaga umalis. Meron ka ba talaga importante lakad ngayon? O baka naman iniwasan mo lang kami, ha? Pasensya na! Ulit! Ano ba kayo? Paan siya pinabayaan makatakbo? Bakit siya lang? Mabilis yata ang pagtakbo niya. Daan-daan galaw ng paa. Yuko, suntok ng kaliwa tapos kanan. Nabuo na siya sa aking isipan. Pero malakas talaga si Miyata. Pero sa wakas, nakita ko na ang shadow niya. Paalam na po, sir. Mamauli na po. Alam ko kung sinong nasa isip. Kitang-kita ko siya, bata. Okay, malinaw na siya. Ikaw talaga. Ang shadow ni Miyata ang kalaban niya. Ah, mali na naman ang ginawa ko! Ay, naku. Kahit shadow pa ni Miyata ang nasa isip mo, kulang pa rin ang ginagawa mo. Ang dapat mong malampasan ay ang teknik niya sa pakikipaglaban. Ang galing niya. Ibang klase. Wala talagang patawad ang counter-attack na yun. Tatlong buwan lang. Ganito tapos ganyan. Hindi pa pwedeng idaan sa ganito eh. Sir Kimura! Bakit? Tungkol sa shadow boxing. Baka pwede tignan nyo muna to. Magja-jogging na ako. Mamaya na yan. Sandali lang. Sandali lang to. Ganito, tapos ganito. Tama bang ginagawa ko? Tapos kung ganito naman, tapos ganito. Kahit saan may pwedeng tamaan eh. Paano ba to, Sir Kimura? Wala, mahina ka pa rin. Kala ko pa naman, magaling ka na. Hindi pa rin pala. Daya niyo, biniglaan niyo ako. Ba't di ka umilag? Ano ba? Tumayo ka na dyan! Sorry po! Sorry po! Sorry po! Makapag-jogging na rin niya. Manong, lagi kong iniisip kung ano ang gagawin ko kapag parating na ang counter-attack ni Miyata. Pero wala talaga akong maisip. Oh, eh ano ngayon ang gusto mong mangyari? Baka naman po pwede kasing... Bueno, gusto mong mag-isip ng pangontra sa counter-attack niya. Umakyat ka sa ring! Opo! Hmm? Kunyari ako si Miyata, pagbastan mo ako! Hmm? Nakuha ko na! Naiintindihan ko na! Ano? Naisip mo na ba kung paano ko kontrahin? Ang naisip ko kasi, dapat na ibalik sa kalaban ang pwersa niya. Hindi niya magagamit ang counter-attack kung mauunahan ko siya. Tama yan. Guluhin mo ang isip niya.
Pagkatapos, kapag napagod na si Miyata, bigla na lang bibira yun. Yun ang tamang oras para gumantika. Gamitan mo sana ng uppercut! Uppercut? Ang tawag doon? Ano? Irritation technique! Irritation technique? Napaka-corny naman ata nun. Tumahimik ka! Nagpaturo-turo ka pa kasi kaya kung ano-ano na lang ang nasasabi ko. Kung may oras lang ako, nabansagan ko ng mas magandang pangalan yun. Yan! Sige! Suntok pa! Ayos! Okay, may improvement na! Baba... Pahinga muna! Opo, maraming salamat po! Sino kaya ito? Magan! Nandito pala kayo. Kumusta, Drelling? Ichiro? Wala namang problema, Itay. Tara na! Opo! Tatay pala niya. Irritation technique? Paano ko gagawin yun? Malabong manalo ako sa kanya kasi praktisadong boksingero na si Miyata. Ipo, pakikuha yung kanin. Opo! Gamitin ang mga paa! Opo! Sige pa! Sinabi ng sige pa eh! Talagang tatamaan ka ng kalaba kung hindi kikilo sa mga kamao mo matapos kang sumugod! Magaling! Sige, iho! Suntukin mo yung punching bag, tapos nun bumalik ka sa punching gloves! Opo! Mabilis ang improvement niya, di ba? Oo, oh, tama ka dyan. Madali siyang turuan. At pursigido pa siya. Mukhang may potensyal na batang yun. Ha? Piyado ko. Sa palagay ko, may mararating ang batang yan, pero hindi pa sa ngayon. Eh si Ichiro, kumusta naman siya? Kailan ko na pinaspasan ang training niya? Pakiramdam ko gusto niya talagang boxing. Talaga, ha? Ginagamit mo bang panseta pang batang yan? Anong ibig mong sabihin? Alam mong alam ko kung anong iniisip mo. Ang akin lang naman ay gusto kong makatulong. Kung ganun, maraming salamat. Sige, iho! Samintan boxing naman! Opo! Ah! Lakasan mo ba ang suntok? Yeah! Tapos na tayo para sa araw na ito. Muwi ka na. Maraming salamat po! Grabe, ang higpit ni Manong! Ihikain ako sa bata na yun, ha! Oh, I'm so weak, I can't even raise my arms. Hey, Ipo! Huh? That old man really put you through the grinder, didn't he, kid? Are you all right? Mr. Takamura. Huh? What's that skirt you got around your waist? What? It's a towel. I know that it's a towel. I'm asking you why you're wearing it. Listen, when you take a shower, let that thing be free. You know? Free! Right, guys? No, stop it, please. What are you doing? Let's see what you got under there. But Could yours be like this? Oh, don't worry. They say size doesn't matter. That was so cruel. Ah, come on, kid. Get over it. I didn't mean any harm.
What are you saying? The damage is done. I'll never go in the shower room again when you're there. Look, I'll treat you to a nice dinner, so forget about it, okay? Now, there's something else we ought to talk about. You're just gonna change the subject? Teka nga, may iba nga tayo. Kailangan bumili ka ng matinong boxing shoes. Huh? Manipis kasi ang suwela sa sapatos mo. Delikado yan. Band-aid. Band-aid. Magandang hapon! Huh? Gusto ko po sanang bumili ng boxing shoes. Anong klase ba gusto mo? Anong klase? Yung ano po? Ito, gusto mo? Ito ang pinakamabenta namin. Ito ang pinipili ng lahat. Mahal naman! Mahal nga, pero matibay naman yan. Ganun ba? Tignan mo, di ba ang gaan? Oo nga. Good quality yan. Oo nga. Wala kasi tibay. Talaga? Pwede ka pa mamili ng ibang kulay. Wow! Medyo mahal, pero sulit naman dahil sa quality. Kung sa bagay, kung sabi niyong maganda, malamang maganda nga. Sige, kunin ko. Salamat! Sandali lang! Miyata? Nagsasanay ka pa lang, hindi ba? Bakit ka bibili ng high cut na sapatos? Hindi pa yan tama para sa'yo. Mas makabubuti kung semi-high cut muna ang bibilhin mo. Size mo? 25.5. Buti pa itong subukan mo. Magaan siya at abot kaya ang presyo. Wow! Sige, ito na lang! Ito na lang, oh! Pwede ito na lang? Maraming salamat po. Miyata, maraming salamat! Huh? Miyata? Miyata! Miyata! Hintayin mo naman ako! Miyata! Ano ba? Gusto sana kitang ilibre kasi pinili mo ako ng magandang sapatos. Wag na lang. Ha? Miyata! Miyata! Teka, Miyata! Sandali! Sandali naman! Oo, sige na. Iinom na ako ng juice kasama ka. Pero wag mong isisigaw ang pangalan ko. Nakakahiya. Sorry. Oh, bakit? Miyata, tatay mo pala nati-training sa'yo sa pagbo-boxing. Ang saya naman. E, ano ngayon? Wala naman. Walang problema. Naiinggit lang siguro ako sa'yo. Ang swerte mo kasi. Masaya, pero medyo stricto. Kay Takamura mo ba nalaman ng tungkol sa tatay ko? Oo, magaling daw ang tatay mo. Kailan ka ba niya tinuruan ng boxing? May tinuro ba siya tungkol sa depensa? Ano ang maganda pang training para sa footwork? Enjoy ka ba sa pagtuturo sa'yo ng tatay mo ng boxing? Ay, alam mo, nakakatawa ka talaga. Ang iba kapag nakikita kami ng tatay ko, pinagtatawanan kami. Pero ikaw, kakaiba ka. Naiinggit ka pa sa amin. Magaling ang tatay mo, hindi ba? Oo. Kapag lumaban ng tatay ko, pulido ang galaw niya kahit hindi siya gano'ng malakas sumuntok. Magaling siyang umiwas sa atake. Parang matador. Magiging magaling ako tulad ng tatay ko. Sino ang mas malakas sa inyo? Ikaw o ang tatay mo? Sa lakas niya, hindi mo ako maikukumpara sa kanya. Siyempre, siya. Sana mapanood ko siyang lumaban. Pero minalas din siya dun sa huling round ng Asia Pacific title match. Sumamba ang kalaban niya. Nawasak ang panga niya sa suntok ng kalaban. Tsamba lang yon. Nawasak ang kanyang panga? Nahigitan na ng pwersa ang teknik. Para sa isang buksingero na kulang sa pwersa, wala nang asenso. Nung gumaling na siya, pwede pa sana siyang lumaban ulit. Pero hindi na umakyat muli sa ring ang tatay ko. Nawala na siya ng gana.
Hindi totoo yun! Hindi totoo yun! Magaling kay Tay! Hindi mali ang teknik mo sa boxing! Hayaan mo, Tay! Papatunayan ko! Makikita nila na tama ang pagbo-boxing mo! Walang mali sa teknik na ginagamit ng tatay ko. Patunay na hindi nadadaan sa lakas ang boxing. Dahil doon, araw-araw na ako nagte-training hanggang mahulog ako sa kapaguran ng katawan. At saka, yun ang aking counter-attack. Ah? Ngayon, handa na ako lumaban. Haharapin ko ang lahat ng hamon hanggang ako maging pinakamagaling. Hindi nakamit ng itay kong pagiging kampyon. Para sa akin, itay, sisigapin ko maging kampyon. Kahit daan mo pa ako sa pwersa, hindi ka tatatakbuhan. Sa loob lang na isang round, pababagsakin kita. Hindi ko alam na mula sa puso pala ang counter-attack ni Miyata. Anong sinabi mo? Gusto mong lumaban ng harap-harapan? Bata ka, lalo kang mabibiktima ng counter-attack niyan! Alam mo ba kung anong sinasabi mo, ha? Pero Manong, ayokong umiwas sa counter-attack ni Miyata! Basta magpa-practice ako ng magpa-practice! Payagan niyo po ako, sir! Nakikiusap ako sa inyo, pagbigyan niyo na ako! Bata ka! Seryoso ka ba? Siyempre po! Manong, nakikiusap ako! O sige, ikaw ang nagsabi niyan, ha? Sasailalim ka sa extra training. Kailangan palakasin natin ang mga hita mo. Magja-jogging ka. Walang palusot, ha? Susundin mong lahat ng sasabihin ko. Opo! Sa sinabi mo na ayaw mong umiwas at gusto mong lumaban ng harap-harapan, pinasaya mo ako, bata. Sige! Takbo! Takbo para bumilis ang pagkilos mo! Takbo! Ibilisan niya araw-araw. Dapat lampasan mo ang counter-attack niya! Bago lumusong ang braso niya, dapat mag-abante ka na! Kaya kailangan mo nang mabibilis kumilos na hita! Doon mo matatalo si Miyata! Opo! Five laps pa! Ano? Sige, uphill naman! Opo! Five rounds din dyan! Punching meter naman! Sige pa! Walang pahinga, maliwanag! Opo! Huwag kang magpapasuntok! Dapat walang pwedeng tamaan sa iyo ang kalaban! Ano ka ba? Ang hila mo! Para yan lang eh! Di ba sinabi mong gusto mong kalabanin si Miyata ng harap-harapan? Hindi ko naman kasi akalain na ganito pala. Kahirap ito! Oh, Ipo, baka humantusay ka dyan, ha? Hindi ko na kaya. Baka mapuruhan ako sa pinaso kong ito. Mukhang hirap na hirap ka sa training ni Tanda. Easy ka lang. Kaya mo yan. Sige. Kumain tayo ng masarap na mami. Pampalakas ang katawan. Kain ang busog. Let's go! Maming masarap? Welcome! Aba, kayong tatlo pala. Ano? Si Sir Aoki? Dito siya nagtatrabaho. Kahit professional na boksingero, kailangan maghanap buhay, ano? Ayos! Nagtataka nga ako kung paano ka nakakapagluto ng hindi naapekto na pagbo-boxing mo. Aba, huwag ka. Ang balak ko'y kumita ng malaki sa boxing para makapagpatayo ako ng sarili kong mamihan. Akin na, ililipit ko na yan. Uy, tayo ka sandali. Uubusin ko pa yan. Ah, hindi. Panahon na para mag-jeta ka na dyan. Uubusin ko muna, sabi. Bawal bang kumain kapag nag-jeta ka? Ganun ba yun? Hindi. Kaso sa akin, medyo matatagalan nga lang ito. Madami kasi akong tubig sa katawan, at dahil dyan, mabilis tumaas ang timbang ko. Dapat malimit din maligo, kasi kapag tuyo ang katawan, pumapasok ang tubig sa balat. Pati pagligo? Kau naman, di na maulit yung nangyari sa locker room dati. Ayos ba? Mawawala rin na lahat ng pagod mo kapag nanalo ka. Kapag nanalo ka sa laban yun ni Miyata. Kung mananalo ka. Maraming salamat sa masarap na pagkain! Ayos lang yun! Oo, oh, para mabawi naman yung pinagod mo! Mauna na po ako! Oh! Oh, sige, wala problema! Tatambay muna kami dito! Sige! Sige po! Iba-iba ang pangarap ng mga tao kaya sila sumali sa boxing.
Hindi kita sa mukha nila na marami silang paghihirap na pinagdadaanan. Madami pa akong kailangan pagdaanan. Pero, hindi ako magiging ganito kadeterminado kung hindi ko pa nakausap si... Miyata? Araw-araw ako nagte-training hanggang sa mahulog ako sa kapaguran. Pwesto ka lang malapit sa kanya! Huwag kang titira galing sa malayo. Kailangan lahat ng tira mo ay manggagaling sa malapit. Bilisan mo pa! Opo! Okay po, ano? Kumusta na ang pagpa-practice mo, ha? Okay ba? Sige, alis na ako! Ito! Jakay ka! Nakauwi ka na pala. Handa na hapunan. Kakain na ako? Ay, nandito na ako, Mama. Ay, salamat sa pagkain. Ano ba yan? Nagkamali-baliktad. Okay. Okay, pahinga na. Patay tong kamay ko, nagkaganito na. Magtatatlong buwan na. Mabuti naman at hindi siya sumuko. Kung ako sa kanya, magsasaya na ako ngayon. Siguradong hindi na makakapungisngis siya bukas. Sigurado yan. Bukas. Bukas! Nalaman ako! Nangarap na laban! Sige po, abunin natin! Bakit? Anong problema nyo? Medyo mahirap. Mas mabilis siya tumakbo kaysa sa atin. Hindi rin namin sa abutan. Tanghihina nyo! Ano kayo, pago? Maglalaban na kami ni Miyata ngayong araw! Nakauwi na ako! Ano ba mga kailangan hakutin ngayon? Dali! Teka nga, bakit ka ba apurado? Bueno, hakutin mo na itong mga hipon. Apa! Teka, sabi ko hipon! Sorry! Hipon, ito nga pala! Nadulas! Ipo, hindi bali na lang. Ako na lang, iho. May importante kaganapan kayo dun sa gym ngayon, di ba? Sorry. Walang problema, iho. Mabuti pa maghanda ka na. Sige nga, talian mo. Inay. Hmm? Ano yon? Sabihin nyo nga sa akin, may napansin ba kayong pagbabago sa akin? Ha? Wala. Wala naman po. Ipo. May tuturo ako sa'yo. May kinuwento ko sikreto sa akin ng tatay mo. Sikreto? Dati kasi madaling mapaaway ang tatay mo. At sabi niya sa akin, kapag may lalabanan siyang mas malaki kasi sa kanya,
Tinitignan niya ang mukha ng kalaban at ini-imagine niya nakahuwig na isda yung mukha. Mukha siyang lapu-lapu. Isa akong mandaragat. Bakit ako matatakot sa lapu-lapu? Kapag ganyan siya mag-isip, nawawala ang tensyon niya sa balikat at nagiging kalmado ang isip niya. Ganun pala si Itay! Ayos ba? Salamat, Inay! Mauna na ako! Ang kit-kit niya! Ang bango-bango pa! Napakaganda niya! Palagay ko maswerte ako ngayong araw na ito! Malakas sa mga bulong-bulungan tungkol sa nalalapit na World Title Championship sa larangan ng boxing. Ano ang mga komento nyo? Sa palagay ninyo, may pagkasa ba ang number one contender natin sa taong ito? Abangan po natin! Magandang hapon! What? Taga-boxing fan monthly magazine ako. Oo nga pala, long time no see. Teka, hindi ba may press con ngayon ng World Title Boxing Championship? Hindi ba dapat na duka? Bakit nandito ka gayon? Oo, ang assistant ko na lang pupunta doon. Palagay ko hindi naman mananalo yung naghahamon eh. Aksaya lang ng oras para sa akin kung pupunta pa ako mismo doon. Ang lupit mo naman. Kaya ako nandito ngayon. Actually kasi may bago kaming portion sa magazine. Para sa mga bagong mukha. Gusto sana naming i-feature yung mga numero unong mga boksingero sa gym. Pasensya na kung wala akong appointment, pero baka pwedeng ma-interview si Mr. Miyata. Wala kasi siya dito gayon. Mas importante bang ma-interview si Miyata kaysa ang kasali sa World Championship? Para ka pa rin dati, lagi ka nagsasarili. Heh, nangongolekta lang naman ako ng datos tungkol sa mga magagaling na boksingero na may alam na mga teknik. Dapat ako nalang kolekta mo ng datos paminsan-minsan kaysa si Miyata. Ba't siya kukulo ng datos sa isang barbado ko lumaban? Ano ka mo? Ay! Bakit? May gusto ko sabihin? Wala, no comment. Bakit mukha ka magbebenta ng rubbing alcohol? Magre-referee ako na isang laban doon sa ring sa baba. Mukhang seryosong labanan yung mangyayari, kaya dapat lang na magpakagandang lalaki ako. Hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa. Sino naman ang maglalaban? Yung Miyata na pinag-uusapan nyo. Ba, swerte ko talaga ngayon. Mr. Yagi, baka pwede manood. Kukuhanan ko pa ng litrato. Hindi pwede ang makatagalabas na manood ng laban mamaya. Baka mag-debut balang araw ang mga yun eh. Wow, meron pala kayong baguhang boksingero na kayang labanan si Miyata. Siguradong magandang panoorin yung labanan na yan. Oh, parang gano'n na nga. Yeah? What's wrong? Wala, sigurado ako na nagsipag naman si Ipo. Alam kong magaling si Miyata. Second level na ako. Naglaban kami ng 6 rounds. Kinaya niya ako labanan. Ikaw pa nga yata ang nahirapan eh. Che, tumigil ka! Wala akong papanigan niyo yun. Referee ako. Sigurado magiging magandang laban yan para sa kanilang dalawa. Makikita natin. Kaya manood ka para malaman mo kung sino mas magaling. Huh? Relax, relax. Ipo at Miyata, dala ba kayo? Mag-uumpisa na tayo. Kahit anong oras, ready ako. Oh, opo, teka, sandali lang. Huwag nervyosin. Hmm? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Teka, huwag mong sabihin yung totoy na yan ang lalaban kay Miyata. Di naman siya mukhang malakas ah. Sinabi mo ba? Naku, kung alam mo lang. Yung sa bagay, okay lang. Kaya Miyata naman ang boto ko. Gusto ko lang makita ko anong kalalabasan ng labang to.
Parehas lang sa dati ang patakaran. 4 rounds, 3 knockdowns. Walang headgear at 8-ounce gloves ang gagamitin. Para totoo na ito. Huwag nyo itong ituring na practice lang. Ituring nyo itong totoo. Galingan nyo pagbaboxing, mga kapatid. Okay! Sa mga corner nyo! Hindi ko kaya ito. Baka pag sumuka ako, mailuwa ako ang puso ko. Nahihirapan ako makatayo ngayon. Ah! Isda! Imaginin kong isa siyang isda! Hindi ko kaya! Wala naman akong alam na isda ang kasing gwapo niya! Hindi na ako makapag-isip! Makinig ka! Huwag ka nang mataranta! Gawin mo na lang yung ginagawa mo nung nagpa-practice ka! Maliwanag? Opo! Ano bang nakakatawa? Wala! Wala po, Manong! Hmm? Mukhang hindi ka natensyonado ngayon! Salamat po sa inyo! Hmm? Ah, ganun ba? Ipakita mo na sa akin ang pinagpaguran mo ng 3 buwan! Opo! Tama! Gagawin ko lang ang ginagawa ko nung nagpa-practice ako! Don't panic! Don't panic! Mag-iingat ka. Malakas ang suntok yan. Huwag kayong mag-alala. Walang silbi ang malakas niyang suntok kung hindi niya ako tatamaan. Coaches! Out! Araw-araw ako nagpa-practice. Hindi ako tumitigil hanggang bumagsak ang katawan ko sa kapaguran. Doon galing ang lakas ng aking counter-attack. Wala akong inuurungan na kalaban, kahit gano'n pa siya kalakas, kahit gano'n pa siya kalaki. Wala akong pakialam. Bigla na lang umatake si Ipo. Huwag siyang nangayaang gumistaan siya. Kailangan hindi siya makalayo. Hindi mo ako mahahabol. Magaganda na ang mga job ni Ipo. Hindi na katulad nung dati. Okay na yung para sa baguhan na walang lisensya. Pero, hindi pa rin uubra yan sa footwork ni Miata. Magaling siya. Malaki ang improvement mula nung huli ko siyang nakita. Hindi nagsisadong boxing ako. Parang andali. Pero malaki ang pinagkaiba ng practice actual. Easy lang. Easy lang. Ganda nang ginawa ko sa practice. Ganito! Sa kabila pala! Umabante ang kaliwang paa! Ngayon na! Wow! Ang gandang panoorin ng footwork ni Miata, hindi ba? Alam mo, ngayon ko lang nakita sa aktual na laban ng footwork niya. Parang tinatago niya pag-practice. Dahil pa ang footwork ng professional. Teka muna. Kung hindi niya lagi ginagawa ito, ibig sabihin, ginagawa niya yun dahil siguro magaling yung kalaban niya. Sino si Ipo? Excited na siyang yun. Open ka! Sa mukha! Ano? Tumama! Ang suntok ko! Natamaan ko siya! Nagawa ni Ipo ng tamang tinuro ko sa kanya. Down! Bumalik ka muna sa neutral corner! One! Wow! Two! Ang galing nun ah! Nakahirit agad si Ipo kay Miata. Ang galing! Ngayon ko lang nakitang nanakdo niyan si Miata. Six! Magaling. Dahil si President na nagturo sa kanya. Eight! Nine! Kaya ko pa! Kaya ko pa to! Kamali ako sa kanya. Iba na siyang lumaban kaysa nung nakaraan. Dahil sa kanya, nagising na ako. Hoy! Iho! Kaya mo yan! Sugod! Papa! Hindi ako mangmang para maulit pa yun! Kainin mo tong kama ko! Papa, tingnan mo! Si Ipo naman ang bumagsak ngayon! Bakit? 3 buwan niya na pinaghahanda ng counter-attack na yun ah! Nabiktima pa na siya nun? Eh!
gumagmang para maulit pa yun. Kainin mo tong kamao ko! Aba, tingnan mo! Si Ipo naman ang bumagsak ngayon! Bakit? Itatlong buwan niya na pinaghahanda ng counterattack na yun, ah. Nabiktima pa rin siya nun? Ang galing talaga. Hindi umiinit ang ulo niya. Hindi nawawala ang konsentrasyon. One! Two! Three! Babaw lang. Four! Five! Six! Seven! Eight! Kaya ko! Kaya ko pa to! Ano to? Totoo ba to? Nakaya pa niyang tumayo. Oo! Oh, dapat lang! Resulta yan ang tatlong buwan ng pagsasanay! Mahina kaya. Tama naman ang timing. May problema yata kapag sinunto ko siya. Sa footwork kaya, kung mali ang timing. Hindi bali. Sa susunod na pagkakataon, hindi na siya makakatayo. Dati parang mawawala na ako ng mali sa suntok niya. Ngayon, kaya ko pang makatayo. Hindi na baliwala ang tatlong buwan na yon. Nakatulong ang pag-training sa akin ni Manong para makontra ko ang counter-attack niya. Fight! Bagas pa ang pangkilos mo! Kapag nakalayo siya, mabibiktima ako ng pag-atake niya. Abante pa! Abante pa! Aba, dahil sa pag-abante ni Ipo, hindi magamit niya yata ang usual technique niya. Mukhang nahihirapan na siya. Pero delikado yung ginagawa ni Ipo. May counter-attack dyan si Miata. Tama ka dyan. Kung mabagal siyang kumilos, matutulugan siya ni Miata, magagamit na siya ng counter-attack. Matapang talaga ang batang yun. Tumatama na! Tumatama na! Isa na lang, tulog ka na! Open na naman ang mukha niya. Gagamit ako ng counter-attack! Ayos! Sakal ka! Ano? Down! Bumalik ka muna sa neutral corner! Nakita niyo? Grabe ano? Nakita niyo yun? Oo, grabe. Napabagsak niyo si Miata. Hindi yun! Nakaya niyo yung counter punch! Ano ka mo? Sinabayan niya yung suntok ni Miata at nakaiwas siya sa attack point. Kahit alam niyang parating yung counter-attack ni Miata, sinalo niya yung kamao nung bumibuelo pa lang. Kaya nabawasan ng pwesa yung tira ni Miata. Umabante kasi siya. Siguro nagsanay siya para lumakas at bumilis sa mga hita niya. Yun ang dahilan kaya nakontra niya yung counter-attack. Ang kilos ni Ipo ay hindi lang pag-atake. Depensa rin yung laban sa counter-attack ni Miata. Kalig yung bata. Ganun lang yung inontra yung counter-attack. Iba siya kanina nung na-knockdown siya. Malakas ang tama nito ngayon. Tapos na kaya? 3 4 5 6 7 Kaya mo pa? Pagod na yung mga hita ni Miata ngayon. Iba na ang sitwasyon ng mga ganoon. Mga batang to. Maglakad na ito. Kaya kong manalo. Dati, mabilis kumilos si Miata, kaya di ko siya matamaan. Pero ngayon, tumatama na ang mga suntok ko sa kanya. Nakakahirit na ako. Uppercut! Masama itong sitwasyon. Hindi na ako makapag-isip. Relax lang. Kailangan relax lang. Pagkakataon na niya para tapusin to. Ano kayong gagawin niya? Kailangan mag-isip. Fight! Sige, lumabang ka, iho! Opo! Sige! Kaya mo yan, tanda! Sige! Ano na? Ano na gagawin niya ngayon?
Paala na! I-relax ang upper body. Buwelo ang kamao at ang pangitaas. Padaanin ang pwersa sa tuhod para tumuloy-tuloy ang pwersa sa kamao. Uppercut! Sasanggihin ko! Hindi! Sige! Sumurin mo ako! Aba! Paano niya naman nagawa yun? Magaling! Nagpakita si Miyata ng tibay ng loob! Siya na ang panalo! Kawawang bata, nadali siya nung counter-attack. Natalo siya! May counter-attack pa pala pagkatapos ng uppercut! Hindi mapipigilan ang counter-attack matapos mamali ang uppercut ni Ipo. Malinis ang tama sa kanya. Makatayo pa kaya siya? One! Two! Iyo! Three! Four! Five! Six! Seven! Iyo! Eight! Galing! Galing! Galing na nyo! Totoo pa ba yan? Tayo pa siya, ha? Galing mo! Ibang klase! Magaling! Nakakatayo ka pa! Sige, wala pang bell! Ipo, kaya mo pa ba? Opo! Yata! Fight! Stop! Round one over! Iyo! Hanep! Makapangtindig balahibo, ano ba yan? Magaling yung si Miyata. Pero magaling din yung si Ipo. Hindi talaga nagkamali si Mr. Takamura sa pagpili sa kanya. Isang buksingero na malakas ang hita at nakukontra ang counter-attack. At isa namang napipigilan ng counter-attack pero nagamit ito pagkatapos ng uppercut. Isa ba talagang laban ito ng mga walang lisensya? Ano na mga batang yun? Nakahanap talaga sila ng matinong buksingero. Iyo! Hoy, Iyo! Kailangan magpalakas ka! Magpakalakas ka, Iyo! Maliwanag! Manong? Naririnig mo pa ba ako? Miyata! Fight! Stop! Round one over! Isang habang laban ito ng mga walang lisensya. Iyo! Iyo! Gumising ka dyan! Ano, Iyo? Naririnig mo ba ako? Ano? Mabuti naman at kising ka pa. Pinagalang laban at ito eh.
Malas talaga. Kung hindi kayo inabot ng bet, sigurado natapos mo na ang laban sa round na ito. Nakakainis. Kanina natamaan niya ako ng jab. Kaya nahirapan ako makatayo. Kung hindi niya ako tinamaan nun, malamang panalo na ako ngayon. Hindi na siya katulad ng dati. Sa pangalawang round, parehong taktika pa rin ang gagamitin ko sa kanya. Kapag hindi siya nag-ingat, sinisiguro ko sa inyo hindi na siya makakatayo pa. Ichiro, dalawang knockdowns pa ang kailangan mo. Kailangan kayanin mo sa iho. Ang galing. Miyata, magaling ka talaga. Huh? Sa wakas, gumamit na siya ng kakaibang atake. Malakas ang tinamong suntok ng batang ito. Baka nawala na siya ng pag-asa at susuko na. Huwag naman iyo. Kaya mo yan! Magpakatigas ka! Manong, masaya pa rin ako. Dati hindi ko siya matamaan. Pero ngayon, dalawang beses ako nakapuntos. Kahit napakahirap ng tatlong buwan pagte-training, okay lang. Sa palagay ko, sulit yun. Kaya sana, makatayo pa ako. At matapos ko ang labang ito. Hindi ko akalain na seseryoso ay inimiyata ang laban namin ito. Excited na ako. Hindi ko maramdaman ang pagod ko. Iyo. Matindi ang tama na magkabilang panig dito. Kahit napabagsak ni Ipo si Miyata, napabagsak rin naman ni Miyata si Ipo. Parang patas lang sila sa laban na ito, no? Pareho silang handang labanan ng isa't isa. Hindi mo malaman kung sino ang lamang. Hindi. Mas agrabyado yung bata sa laban na yan. Kapag hindi umubrang naisip niyang atake, tuloy pa rin ang laban. Wala siyang oras na mag-isip ng bagong atake. Hindi tulad ni Miyata, maraming alam. Okay! Coach Assault! Magsisimula na ang second round! Aba, nauna na naman si Ipo! Yaring si Miyata! Bakit? Lenching yan ah. Teka muna, bakit ginagawa yan ni Miyata kay Ipo? Ano ba nangyayari? Bakit ako ginamitan ni Miyata ng clenching? Hey! Tama na, Miyata! Fight! Miyata, bakit? Hey! Tama na, tama na! Alam ko na. Miyata talaga. Stop! Tama na, tapos na siya. Upo na! Upo, tapusin yan! Bakit ganun? Hindi ko akalahan magdududuwagan si Miyata. Bakit kaya? Hindi mo alam? Sasabihin ko sa'yo, binigay ni Miyata ang round na yan para makapagpahinga siya para sa susunod na round. Ngayon, handa na siya para sa'yo, iho. Kahit mukhang puro black lang ang ginagawa niya, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Atake na siya. Malapit na. Hindi makikita ang utak ni Miyata. Mas matalino siya kaysa sa iba. Ginagawa niyang lahat para manalo. Malayo siya kung mag-isip. Pero, bakit siya nahihirapan sa bagito na to? Pagod pa siya. Hindi pa siya nakakapagpahinga mula sa first round. Kapag nagpatuloy siya na ganyan, hindi mo magagamit ang counter-attack mo sa kanya. Anong binabalak mo ngayon, iho? Hindi na ako pipirmi sa isang lugar. Hindi ako titigil sa kagagalaw. Huh? Ito ng pagkakataon ko. Talo na siya sa susunod na round. Hintayin niyo lang. Hintay.
Coach Asok! Uy! Yan lang! Umanta ka ngayon. Nag-iba na kumakatingin si Miyata. Anong gagawin ko? Paano na? Wala na magagawa, kundi lumaban! Mukhang nagbago na ng strategy si Miyata. Pinabilis niya na ang kilos ng mga paa niya. Kaya mo yan, iyo. Mabilis na lulusob si Miyata. Tapos bigla siyang aatmas kapag binalak umatin ang kanyang kalaban. Sa ataking ganyan, malabo nang makanakaut ka ng mabilisan. Pero malaki ang pinsalang mabibigay mo sa kalaban. Talagang aral sa pagbaboksing tong si Miyata. Ang galing. Ichiro! Sa katawan ni Ipo nakatutok ang atake. Kahit anong tibay ng katawan ni Ipo, kapag ganyan ba naman siya birahin ng birahin ni Miyata eh. Hindi pa rin nakakapagpahinga ang katawan ng bata mula kanina. Kaya dahil sa matinding pagod, bumabagal ng pagkilos niya. Hindi! Tumigil si Ipo! Tama ang hinala ni Miyata! Kapag hindi na makakilos si Ipo, wala nang ikakabahala si Miyata. Nakita niyo na, malaking bagay ang ma-experience sa paglaban. Sana makayanan ko pang tumayo. Sa wakas, sineryoso na Miyata ang laban. At saka, may isang round pa natitira. Talo ka na, Ipo! Balik sa neutral corner! One! Di na babawan yan. Two! Mabuti pa, tingnan nyo kung ayos lang si Miyata. Three! Ha? Huh? Four! Huh? Huh? Nakatayo pa yung bata? Five! Six! Seven! Fight! Stop! Tigil na! Tapos na round 3! Wow! Ang galing nila! Well done! Ay! Buti na lang, tumunog na yung bell! Talagang tatapusin niyang laban na to. Hindi sumusuko ang batang yun. Kahanga-hanga. Pero alam na ng lahat kung sino ang panalo dito. Good job, anak. Ngayon ko lang nakita ko yung tinang tagumpay sa mukha mo. Abot kamay na ba? Ginulat din ako ng batang yan, itay. Malalakas ang mga suntok niya. Kahit alin sa mga yun, pag tumama ay pwedeng ikatalo ko. Kaya dapat ay mailagan kong lahat yun. Kaya excited na ako sa labang ito. Ganyan nga. Kapag pro boxer ka na, lalo mo mararamdaman ang pressure ng pagkatalo o pagkapanalo. Dapat paghanda mo yan. Alam mong kasali sa profession natin yan. Maraming salamat sa suporta mo, kumagawa. Malaking bagay ito para kay Miyata. Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at sandali na lang, panalo ka na. Aatake siya kapag nakita niya may pag-asa pa siya. Sa oras na yun, kailangan mo mag-ingat. Ang kailangan kong pag-ingatan ay ang peligrosong hook punch niya. Kapag tinamaan ako nun, wala na, tapos ng laban.
Hindi maganda ito. Nagdudugo ng ilong moyo. Hindi ka na makahinga ng maayos. Pagod na rin ang mga hita mo. Hindi mo magagamit ang hook punch pangontra sa counterattack. Paano ka na? Sa lagay mo ngayon, wala ka ng pag-asang manalo. O paano? Isusuko mo na lang ba ang laban? May isang round pang natitira sa labang ito. Pero sa totoo lang iyo, wala kang pag-asang manalo. Ako man, nung umpisa, para sa akin, okay na yung makalaban ko sa boxing si Miata. Masaya na ako doon. At mas marami pa ako natutunan kaysa sa inaasahan ko, pero, sayang naman kung magpapatalo na lang ako. Mababaliwala lang ang lahat ng paghihirap ko, Manong. Bakit, Manong? Bubog na ang kanyang katawan, pero hindi siya nawawala ng pag-asa na manalo. Halata naman ang panalo na si Miata. Papayagan ko pa kaya siyang lumaban? Karapat-dapat pa siyang maging pro boxer? Coaches, stop! Wow! Galing, no? Kaya naman? Iyo, kaya pa ba? Kaya ko pa. Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ang laban na ito, Manong. Oo? Oh? That's the spirit, iyo! Ipakita mo kay Miata ang lahat ng tinuro ko sa'yo. Sige! Opo! Tapusin mo na laban, Ichiro. Okay? Fourth and final round! Sinay, bye-bye, Mary po! Ano naman? Umpisa na natin! Si Miata na sumugod! Naloko na yung bata. Balak siyang ikoran ni Miata dun sa lubid. Tatakas ka, ha? Parang pamilyar yan, ha? Ganyan din yung nangyari sa kanya nung huling laban nila, di ba? Balak siyang patulugin ni Miata. Ang bilis at ang lakas niya. Wala na akong magawa. Pero kailangan ko umabot ang sa katapusan. Kailan ba matatapos to? Lagot wasak niya ang kanyang depensa. Hindi na magtatagal at mananakaut na siya. Kapag nagpatuloy ang ganyan, malamang mawawala ng malay si Ipo bago pa sa manakaut ni Miata. Panalo na siya. Ngayon na! Kutulugin na kita! Tumigil siya! Alam ko na! Right cross! Kailangan may lagan! Ano? Hook punch! Yeah! Kukontrahin niya ng hook punch ang knockout punch. Yun bang balak niya? Kahit mukhang matatalo na siya, peligroso pa rin siya. Delikado ito. Ibang-iba na talaga siya. Pinigla niya ako dun. Hindi ka makakahirit pa! Paano na to? Sigurado talo na ako! Yeah! Ano nangyari? Ha? Bakit bigla na palood si Miata? Nangyari? Down! Bumalik ka muna sa neutral corner. Sige na. Ano? Down? Bakit? Tinamaan ba siya ni Ipo? Oh, tinamaan siya. Hindi lang halata, pero tinamaan siya ng hook punch sa baba. One! Two! Bakit ba ako bumagsak? Hindi naman tumama yung hook punch niya. Sigurado lumapis lang yung suntok niya. Para ito, babawian ko siya. Three! Four! Tama na yan. Wala ito, tatayo na ako. Five! Anong problema, Ichiro? Ano nangyari sa kanya? Six! Teka, sandali! Sinabi na tatayo na ako eh! Seven! Teka, sandali! Sinabi ko lang kaya ko pa lumaban! Eight! Ano ba? Sinabi na lalaban pa ako eh! Nine! Ten!
Aba. Si Ipo, palalo! Mawala na po! Siguro mo sa mga naman ito! Talaga ni Ipo! Hindi ako makapaniwala! Si Ipo pa nanalo sa laban? Nanalo siya ng knockout team yata! Di ako makapaniwala! Teka, Miyata! Kasi... Magaling nga ipinakita mo, bata. Hindi ako nagbibiro. Magaling ka. Very good, Iho! Ba? Kahanga-hanga ka. Ang masasabi ko ay matindi ang iyong fighting spirit. Pero, wag lalaki ang ulo mo. Kulang pa rin ang kalaman mo sa mga teknika. Kailangan mo mag-training ulit mula sa simula. Uumpisa natin ulit ang training mo bukas. Maghanda ka, tandaan mo yan! Nako, pagod na talaga. Nakatulog na. Ano ba yan? Hindi na nakaabot sa bahay. Kung sa bagay, kinaya niya matapos ang laban kahit round 1 pa lang eh, puro pasada siya. Ha? Teka, saan ba nagputi si Tanda? May speech pa yung mamaya, hindi ba? Buti pa si Ipo, tulog na. Hindi na niya mapapakinggan yung mahabang speech ni Tanda. Nako, kung maririnig ka lang ni Tanda, baka tulog ka na rin katulad ni Ipo. Isa yan sa mga kuha ko nung laban kanina. Kitang-kita na tumama yung hook, ano? Oo nga. Kung kuha ng camera mo. Di natin nakita pero nasuntok siya ni Ipo sa bandang baba. Sa tingin ko, may napitik na nerve yan na konektado sa utak niya. Nagmanhid ang hita niya. Hindi na siya makakatiyo kahit anong pilit niya. Ibig mong sabihin, ang mabilis na paghilag ni Miyata ang pumalo sa nerve niya at yun ang nagtatalo sa kanya sa laban? Kung ganun delikadong mangyari ulit yun, baka maparilito ko siya. Baka hindi na siya makalakad muli. Maniwala ka sa akin, Mr. Kamagawa. Di lang ako isang photographer. Mahilig din ako sa boxing at interesado ako sa bata mo. Suji, hinahanap ka ng editor. Kailangan yung sanayan ng batang yan, sir. Sayang ang talent. O sige. Nalaman niya kasi na ayaw niyo i-cover yung World Title Championship. Ayun, galit na galit. Ay, hayaan mo siya. Ipo Makunochi. Hindi ko akala ay marunong siyang gumamit ako sa sitwasyong ganun. Ha? Anong marunong ang sinasabi mo? Wala naman akong tinuro sa kanyang ganun. Inimbento niya lang yun sa utak niya. Paano kung nadisgrasya si Miyata? O bakit? Wala po. Matapos na mahabang panahon, ngayon ko lang nakita si President na ganito kasaya. Tuloy! Bakit? Mag-usap na tayo. Si Ipo ang panalo! Hindi ako makatulog. Kailangan ko na makatulog. Kung hindi, mahuli ako sa klase ko bukas. Paano na to? Patulogin niyo na ako! Sir? Hmm? Yung puntukol doon sa susunod na laban ni Kimura? Oo. Ang itatapat daw nila sa kanya ay isa sa mga bata ni Takahashi. Ganun ba? Siya nga po pala, sabi rin nila meron pa daw silang isang lightweight na boksingero. Baka pwede rin natin silang ilaban kay Aoki. Teka nga pala, Yagi. Kailan ba yung deadline sa pagsali sa test para maging pro boxer? Ha? Kung hindi po ako nagkakabali, sa 15 pa ng buwan ito, Mr. President. Talaga?
Alis na ako! Tumigil siya! Ano kaya ang masasabi ni Miyata sa uppercut na ginawa ko? Napakahusay ng uppercut na yun, Ipo. Sana naman gano'n ang nasa isip niya! Mula ngayon, baka maging kaibigan ko na si Miyata. Ano kayang gagawin ko? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na makarating sa gym! Sige! Bakit kaya hanggang ngayon wala pa siya? Sandali, Makunochi! Ha? Bakit nagpa-practice ka na naman ngayon? Ha? Grabe rin ang mga tamang tinamu ng katawan mo kahapon. Hindi ba dapat lang na nagpapahinga ka rin sa bahay nyo ngayon? Ah, ganun po ba yun? Dapat inaalaga na isang buksingerong kanyang katawan. Hindi mo dapat abusuhin yan. Ah, opo. Nagpapahinga siguro si Miyata ngayon. Kaya wala siya dito. Malamang bukas nandito siya at magkikita kami. Ano kayong nangyari sa kanya? Bakit hanggang ngayon wala pa rin si Miyata? Ano yun, Ipo? Nakita niyo po ba si Miyata? Hindi pa po kasi siya bumupunta dito. Si Miyata? Nakita ko siya. Nagja-jogging dun sa labas. Ha? Nagja-jogging? Sigurado ako. Nag-i-ensahin si Miyata. Pero bakit hindi siya pumupunta dito? Ano ba iniisip mo dyan, Ipo? Ah! Ano ba problema? Nagsisira ka na ba ng ulo? Hindi. Ano kasi? Iniisip ko lang kasi kung ano nang nangyari kay Miyata. Ilang araw na kasi siyang hindi nagpakita dito. Ano kayang ginagawa niya sa mga oras na ito? Tinatanong mo kung bakit wala siya. Natural lang yun dahil natalo siya. Ha? Sa dami ng nakalaban niya, sa'yo pa siya natalo. Sigurado akong hindi niya matatanggap yun. Biruin mo, isang pipitsugin baguhan lang ang tatalo sa kanya. Sobra naman yata yun. Bakit ganun siya? Sigurado ako na nasaksa dun sa ginawa mo. Kaya tinitiyak ko sa'yo hindi nababalik dito yun. Totoo bang sinabi mo? Ikaw talaga. Naniwala ka naman! Ah! Sa sparring lang siya natalo. Hindi yung magpapakamatay ng dahilan dun. Madali ka rin lukuhin, ano bata? baliw ka talagang gorilla ka! Lakasan mo bang suntok mo? Magpulo kanan! Gamitin mo naman ang kaliwa! Walang power ang suntok mo! Humakbang ka papasok! Tapos, 1, 2! Ano ba? Bukas ang depensa! Nakakatamad kang turuan! Wala kang kwentang bata ka! Break muna! Ay, nako! Mabuti pa, tumakbo ka na lang muna para hindi tuloy ang masira ang araw ko! Teka, huwag naman po sana kayong ganyan. Pinagbubutihan ko naman ang pag-ensayo, ah. Anong pinagbubutihan ang sinasabi mo? Para kang binabae kong sumutok, hindi ka magiging pro kung lalambot-lambot ka dyan! Opo. Opo. Tama na. Sige, tumakbo ka na lang. Opo. Ano pong problema? Sa palagay ko, okay naman siya, Mr. President. Ha! Yun ang akala mo. Habang tumatagal, pahina ang suntok niya. Hindi katulad nung makalaban niya si Miyata sa sparring. Ganadong-ganado! Ah, ang ibig niyo sabihin, nung nawala si Miyata, para nawala na rin siya ng gana. Ay, nako, walang kwenta. Kung ganyan siya ng ganyan, hindi ko siya i-endorse para maging pro. Totoo ba yan, Mr. President? Balak niyo siyang i-endorse para maging pro? Oh, pero kailangan may baguhin tayo para hindi masayang ang desisyon ni Miyata. Okay naman ang preparasyon ni Takamura para sa laban nila sa susunod na linggo.
Chuck, wala tayo magiging problema sa kanya. Pati ang timbang niya kontrolado. Hanganin talaga ako sa kanya kapag may paparating siyang laban. Ay kung pasabayin ko kaya yung sipo, diyan kay Takamura. Eh? Teka, Mr. President, alam niyo naman pamatay ang training program niyo si Takamura. Sigurado akong hindi yun kakayarin ni Ipo. Kailangan puwersahin natin ang batang yun, kaya tama lang sa kanyang naisip ko. Nahuli ka ng tateng bata! Kaalis lang ni Takamura! Ano naman ngayon? Simula sa araw na ito, sasabayin mo na si Takamura sa pag-iensayo. Kaya mabuti pa habulin mo sa parabutan, no? Bakit naman? Kakatapos ko lang tumakbo, hindi ba? Masyado ka marami sinasabi! Takbo! Opo! Ano bang gusto niyang gawin sa akin? Mr. Takamura! Ha? Balita ako, sabi ni Tanda, sasabayan mo rin ako mag-ensayo. Opo. Ano bang ginawa mo dun sa matandang yun? Napakainit na ulo. Ewan ko, hindi ko nga siya maintindihan eh. Talaga? Sige, buti pa, takbo na. Opo! Kung takbuhan lang, kaya kong sabayin tong gorillang to. Puro takbo lang yata ang ipapagawa sa akin ni Tanda eh. Kaya ko ito! Kumusta pag-iensayo mo para sa laban? Kinukumusta pa ba yun? Sigurado ba nalalo ko? Talaga? Kung gano'n, panalorin ko ang laban mo, Mr. Takamura! Mabuti! Agod na ako. Wala pa kayang balak tumigil tong gorilla to. Alam mo, wala pa rin talo at puro knockout ang record na makakalaban ko. Pero pag natikman niya suto ko, sigurado hindi siya tatagal ng isang round. Sigurado ako dyan. Salamat naman ng inturing siya. Ang sakit na ng likod ko. Paano naman kaya tatagal sa ganitong exercise ang taong walang laman ng tiyan? Gusto na yata akong mamatay ng mga ito eh. Salamat, tuminturing kami. Wala! Tatakbuli tayo. Ha? Sobra! Hindi ko na kaya! Napakalayo ng level namin. Nakakahiya. Sa tingin ko nakakasagabal lang ako sa pag-iensayo niya. Bakit kaya pinasasabay ako dito noong matandang yun? Ano? Para yata wala ka na itatagal bata. Ibang klase ka talaga, Mr. Takamura. Kanina pa tayo takbo ng takbo, pero parang hindi ka nakakaramdam ng pagod. Napakalakas talaga ng resistensya mo. Ang hirap sa'yo, Ipo. Pangit sa ugali mo. Napakadali sumuko. Para ka pa ako. Kapag hindi ka pinupukpok na pinupukpok, hindi babaon mag-isa. Ay, hindi naman sa ganun, Mr. Takamura. Kung ganun, ano? Hindi ko nga maintindihan eh. Mula nung mawala si Miyata, para bang tumamlay na ang aking pakiramdam. Sabihin mo nga, bakit ka ba pumunta sa jeep? Para makipagkaibigan? Ha? Akala ko ba sabi mo sa akin nung una gusto mo maging boksingero? Wala ka pala pag-asa, bata. Akala mo ba kailangan mo ng kaibigan para maging pro boxer? Okay, uuwi na tayo, bata. Bakit? Ba't yan yun ang insuro mo?
Ah, alam ko na. Siguro nasaktan ka doon sa mga sinabi ko sa'yo kanina, no? Irit gutom lang yun. Pag wala kasi laman ng tiyang ko, kung ano-ano nasasabi ko. Opo. Wala po sa akin yun. Mabuti pa, sumama ka nalang sa akin. Ha? Pupunta tayo sa bahay niyo? Oo. Oh. Talaga, iniimbitan niyo ako? Oo. Oh. Wow! Alam niyo, Mr. Takamura, matagal na wala nag-iimbita sa akin! Talaga yata, walang kaibigan ng batang ito. Ano pa ginagawa mo dyan? Huwag ka na ba iya? Pasok na! Opo. Kumanap ka ng upuan. Magbabaan niyo lang ako. Ay, nako! Saan naman kaya ako upo dito? Ang mabuti pa, makapag-ayos na lang nga ng konti. Ay, walang kahilig-hilig ang gorilya. Hirap talagang jumingil kapag nag-iensayo. Kulang na kulang sa tubig ang katawan. Ang tagal naman nun. Wag, Mr. Takamura! Hello! Kumusta ka na, Aoki? Si Hippo, mahilig sa ball! Ano? Ano sabi niya? Oh, kain na. Sigurado gutom ka na. Pero, Mr. Takamura, di ba nagda-diet kayo ngayon? Nakakaiya kung ako lang kakain. Tumigil ka nga. Huwag kang maarte dyan, bata. Siyempre, meron din pagkain para sa akin. Meron din para sa inyo? Okay, ah. Mr. Takamura, iyan lang kakainin nyo? Kamatis? Mabubusog ba kayo dyan? Oo. Oh. Basta kumain ka lang dyan. Huwag mo na lang ako pansinin dahil sa mga top rank boxer na tulad ko, hindi problema ang diet. Pag gusto mo na bumaba ang timbang mo, parang tinitorture mo ang sarili mo. Samantalang kay Mr. Takamura, bale wala yun. Parang ipinanganak siya para maging isang boksingero. Sarap talaga. Siya nga pala, Mr. Takamura. Hindi nyo pa nga pala nasasabi sa akin kung bakit kayo naging isang boksingero. Ano bang dahilan? Ano ba namang klaseng tanong yan, bata? Ewan ko, hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Ha? Masyado naman yata kayong makakalimutin. Sige. Simpleng-simple lang naman ang dahilan ko, bata. Dati, puro basagulo lang ako. Isang araw, nagkataon, nagkakilala kami ni Tanda. Inimbitan niya ako sa isang competition. Eh, total, wala naman ako ginagawa. Sinubukan ko na at nanalo ako. Nung marinig kong palakpakan, pakiramdam ko para yung ulan na unti-unti pumapatak sa aking katawan. Napakasarap ang pakiramdam. Noon lang yung nangyari sa buong buhay ko. Ano ko ba ito sasabihin? Eh, hindi ko na rin alam kung paano ito ipapaliwanag sa'yo. Basta makikilala mo lang ako sa aking kamao. Nire-respeto ko ng mga tao. Alam ko na! Naiintindihan ko na! Nakakalungkot naman pala kaya naiintindihan kita! Sigurado ka? Matulog na tayo. Opo! Aray! Diyan ko, parang nabutas na yata. Ano bang ginagawa niya? Kahit pag ganitong oras?
kinakot talaga. Bakit naniwala akong kaya niya yun? Ipo! Huwag ka mo mabuti, ano ba? Opo! Pasensya na! Bata! Nakalis na si Takamura. Magmadali ka! Dapat pahabol mo sa... Opo! Mukhang maganda ang kalalabasan nito, Mr. President. Oo, oh, iba talaga kapag sa una pa lang pro boxer na ang makakasabay mo sa pag-iensayo. Sa nakikita ko, ngayon pa lang handa na siya umakyat sa ring para sa isang professional fight. Kung ganun, sir, tuloy na ang test niya para sa pro. Oo. Oh. Mr. Takamura, bukas na ang laban mo, hindi ba? Oo. Oh. Ako, unang beses kong makakapunta sa Korakuen Hall. Nakakaba! Teka, Ipo. Ngayon ka na ba makakapanood ang live fight? Opo. Ganun ba? Ah! Ipapakita ko sa'yo kung paano lumaban ng professional boxer. Sige! Ng ganito karaming manonood na laban si Mr. Takamura? Good evening, ladies and gentlemen. Handa na ba kayong lahat sa main event para sa araw na ito? Japan's middleweight class! Hilingin mo ang laban, Takamura! Siguro agad! Ayun na si Mr. Takamura! Lapos na siya! Pabulong sa kanina, Baba! Sigurado, panalo na naman niya! Ibang klase! Sikat pala si Mr. Takamura! Ah? Ano, Takamura? Wala ka ba magagawa dyan? Mr. Takamura! Ah! Ang nanalo, Takamura! Si Mr. Takamura! Siya ang nanalo sa labang ito! Mahirap maging professional boxer. Pero gusto ko rin umakit sa ring bilang isang pro. Dito sa ring na ito! Miyata! Kumusta? Mabuti! Nanood ka rin ba ng laban ni Mr. Takamura, Miyata? Oo, oh, nanood ako ng laban. Pero ikaw talagang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Talaga? Hinahanap mo ako? Oo. Dahil meron akong gustong sabihin sa'yo. Ha? Huh? Para sabihin, umalis na ako sa Kamugawa Gym. Bakit? Miyata, dahil ba sa natalo ka sa laban natin? Oo, oh, yun ang dahilan. Kaya kasalanan mo. Pero gusto ko lang linawin sa'yo, Ipo, na hindi ako umalis doon dahil napahiya ako sa nangyari sa laban natin. Alam mo bang pag magkasama tayo sa iisang gym, si Makunouchi, Ipo, ay hindi ko makakalaban sa professional fight. Miyata. Tabla ang standing natin ngayon, one win, one loss. Gusto ko ang deciding match, gawin natin sa professional ring. Walang problema. Sa professional ring na ang susunod! Sa finals ng Eastern Japan Tournament, doon na lang ulit tayo magkita, Ipo Makunouchi! Oo!
Ang tagal naman. Kumusta po ang jogging nyo? Okay naman ah. Ano bang ginagawa mo dito sa labas? Ah, ngayon po kasi ang test ko para maging isang pro boxer. Ah, ngayon pala yun ano? Si Mr. Takamura daw po ang sasama sa akin, kaya lang hanggang ngayon wala pa rin siya. Nako, yung taong yun, sobra ko makapaghigpit sa oras. Pero pag siya naman, siguradong hindi mo rin maasahan kapag meron kayong usapan. Sige, huwag kang maglala. Ako na lang magbibigay sa'yo ng pointers para makapasa ka sa test mo. Ha? Ah, sige po! Alam mo, ang pinaka-importante para sa isang boksingero ay ang fighting spirit. Imbis na puro forma, dapat ipakita mo na buong dibdib mo. Teka, okay. Ano bang sinasabi mo? Anong mangyayari kung puro fighting spirit ka lang? Ha? Dapat meron kang basic. Basic jab. Basic defense. At syempre, basic footwork. Opo, Mr. Kimura. Palibasan nung nagtetest ka, para kang baliw na paikot-ikot. Ikaw, nung magtest ka, nakakahiya ka. Boxing yun, ginagawa mong mad wrestling. Ikaw nga, kabadong-kabado eh. Nanginginig pa ang buong katawan, di ba? Ikaw mukhang unggoy na lalaking butas ng ilong mo. Bakit tumatawa ka dyan? Pasensya na po. Pero ibig niyo bang sabihin, sabay kayong kumuha ng test noon? Nagkataon lang. Saksamang palad. Talaga? Sabay kayo? Ano bata? Wala na ba ang kabang nararamdaman mo? Opo! Kaya lang! Kapag binalas, malas ka. Maaring mapatapat ka sa isang mahusay na boksingero tulad ko. Yun yung napatapat sa akin. 10 segundo lang bumalagta na. Hindi na niya naipakita ang husay niya sa pagbuboksing. O nga pala. Kababalita ko lang, si Miyata raw nakapasa na sa kanyang test. Kapag hindi ka nakapasa, siguradong mapag-iiwanan ka na naman niya. Tama ka. Pero walang problema, Ipo. Ako yata ang pinakamagaling, kaya makakapasa ka. Ano bang sinisigaw-sigaw mo dyan? Huwag kang maglala, bata. Sinisiguro ko sa'yong pasado ka na sa test na gagawin ko. Opo. Huwag ka lang sana papalpa. Tumahimik ka dyan! Mukhang malalakas itong mga nakakasabay natin. Magtetest din kaya sila? Basta huwag ka lang kakabahan, bata. At idiretso mo lang ang tingin mo. Opo! Ay, nako. Ano pa bang tinutunga-tunga mo dyan, bata? Gusto mong iwan ka dito mag-isa? Huwag naman. Sinasayang mo lang ang oras ko. Makakatingin ka sa akin. Pasensya na kayo. Number 9, 117.9 pounds. Next, number 10. Opo! Kinukuha lang ang timbang. Kaya hindi ako dapat kabahan. Number 11, 140.5 pounds. Next, number 12. Opo! Number 12, 924.5 pounds. Bossing, makikiraan lang po. Next, number 13. Nakakatakot naman ang itsura niya. Mukhang napakalakas. Number 13, 925.6 pounds. Halos pareho kami. Itinig sa muna ibibigay sa kanya. Nasisiguro kong kaya-kaya ni Ipo yun. Takamura. Ikaw pala, Fuji. Ba't nandito ka? Nakitignan lang. Alam mo naman, gusto kong subaybayan ang karir ng mga boksingerong ibang dating. Hanggang ngayon, sinusubaybayan mo pa rin ako? Sige, bibigyan kita ng exclusive one-on-one interview. Isang araw sa buhay ni Mamoru Takamura. Kumakonochi, kamusta naman ang lagay niya? Nanginginig pa rin ang katawan sa kaba. Kung karir niya lang ang susubaybayan mo, magsasayang ka lang ng panahon. Huwag kang mag-alala, Takamura. Hindi lang siya.
Meron pa ako isang boksingerong gustong subaybayan ng karir. Ha? Si Miyata nakapasa na. Kaya dapat lang nga ako rin. Ay nako, ano ba yan? Ang ingay mo naman! Pasensya na kayo! Eto, gamitin mo to pare. Ha? Huh? Maraming salamat! Aray ka! Nagpapatawa lang yan! Baliw yata yan eh! Dapat dyan sa peryaan pumunta. Maraming salamat sa lapis mo. Ha? Huh? Ah, ikaw pala yan. Huwag mong alalahanin yun. Kapag kakalam ko, pareho tayong featherweight, di ba? Alam ba dahil sa'yo nawala yung kabako kanina? Basta, sana makapasa tayo dito, no? Oo. Huh? Nakakatakot. Sino siya? Box! Oh, ano ba yung ginagawa mo? Ayusin mo naman yan! Pabira naman. Okay, pagpagsain mo na yan! Ayusin mo yan! Kaya mo yan! Yan, maganda yung kilos mo! Walang kwenta. Ang hihina naman nila. Amateur ang mga yan, kaya ganyan ang level nila. Kung sa bagay, pag naalala ko yung kapanahunan ko, ganyan din ako eh. Pero hindi masyado. Higil! Next! Number 5 at number 6. Siya nga pala, Takamura. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa nakikita si Makunouchi? Hmm? Naba, o nga no. So kaya nagpunta yung batang yun? Sabi ni Manong, siguradong papasa ako. Kaso sa tuwing may ginagawa akong importante, lagi naman akong pumapalpak! Relax ka lang, Ipo Makunouchi. Amateur lang mga kalaban mo. Ano ginagawa mo dito? Malapit ang laban mo. Opo. Hindi ka na ba kinakabahan? Hindi na masyado. Sadala, Ipo. Po. Magpalamog ka sa kalaban, ha? Ayoko, ha! Kung gano'n, dapat manalo ka sa kalaban mo. Opo. Next. Number 11 at number 12. Opo! Opo! Kalihin mo! Okay, opo! Kaya mo yan! Sasupok lang yan! Sasupok! Sige! Makinig kayo! Huwag niyo sasarasoy ng laban! Basta ipakita niyo lang sa amin kung anong alam niyo sa boxing! Okay, basta huwag puro right straight. Dapat gamitin din ang kaliwa pang jab. Pabulong-bulong pa tong uhugi na to. Buti na lang siya nakatapat ko. Ano sa palagay mo? Makakatagal kaya yung bata mo? Malalaman mo yun kapag pinanood mo ang laban. Box! Yari ka sa akin. What? Yeah! Ang bagal. Kung ikukumpara ko to kay Miyata, parang slow motion lang to. Aba, hindi ba siya yung kaninang ano? Akala ko, patawa lang siya. Medyo mabilis din palang kumilos. Okay ang gano'n ang bata mo, ah. Bukas na! Ginamit na niya ang jab para ma-set up ang right straight. Mahusay at matindi ang power ng suntok niya. Oh, mahusay na ginawa niya, pero para sa isang amateur lang. Nagulat ako sa ginawa mo. Ang lakas mo pala. Maraming salamat. Ako sa susunod na lalaban. Mag-iingat ka. Next, number 13 at number 14.
Makinig kayo! Huwag niyong sesedasoy ng laban! Basta ipakita niyo lang sa amin kung anong alam niyo sa boxing! Siya yung... Box! Kaya niya kaya yan? Isang suntok lang yan, bagsak na yan! Sino kayo mananaw? Okay na. Aba, Mr. Fuji, ito ba yung isa pang sinusubaybayan mo? Malalaman mo mamaya ako siya nga. Sunod-sunod ang flicker jab. Yan ang pattern niya sa laban. Okay ah. Mabilis lang. Kitang-kita mo pang power sa bawat suntok. Tigil! Tama na number 13! Ang bell! Patunugin niya ang bell! Hindi na mature level o isang yan? Oo, tama sinabi mo, Takamura. Talagang mataas ang level niya. Kapag wala kang killer instinct na katulad niya, saka hindi ka pwede maging pro. Pero test lang naman to, hindi ba? Kaya hindi dapat ganun ang ginagawa niya. Siguro hindi ka nasanay makapanood ng ganun, kaya napikong ka. Huh? Alam mo ba, bata ko, anong tawag doon sa ginawa niya? Ang bilis, di ba? Opo. Jab, kaya lang napakabilis ang kamay niya. Flicker jab ang tawag doon sa ginawa niya. Ang sabi mo, flicker jab? Ipo, yun ang specialty ni Hearns. Sinong Hearns? Si Thomas Hearns ba ang sinasabi nyo? Tumpak! Dahil sa tindi ng power na flicker jab niya, nag-cup yun siya sa limang magkakaibang weight divisions. Ganong katindi si Thomas Hearns. May gusto akong pakilala sa'yo, Makunouchi. Ang lalaking tinig mula sa Toho Gym, si Mashiba. Siya naman si Makunouchi, nagmula sa Kamugawa Gym. Pareho kayong featherweight. Habang nandito ako! Hindi ka magkakampyo sa featherweight class, bata! Lumipat ka na lang! Lumipat? Hindi maaari. Nakipagkasundo na ako sa isang tao na magkikita kami sa finals ng Eastern Japan Tournament. Pero, hindi ko sinasabing sigurado na ako na aabot ako sa finals. Basta yun ang ambisyon ko na pinagsisiklapan ko matupad. Kaya ito lang ang masasabi ko, hindi ako pwedeng lumipat ng division! Magandang umaga! Nandito na po ako! Ano ba? Napakaingay naman! Pasensya na po! Mr. Yagi, nandito na po ba? Oo, nandito na. Eto, binabati kita. Wow! Maraming salamat po! Ano, ayos ba ipo? Opo, tuwa po ako! Hindi nga ako nakatulog kagabi, pati po yung homework ko, munti ko nang hindi matapos dahil sa kakaisip! Kapag palahawak mo na ang license mo, pakiramdam mo, parang to ka ng boksingero. Sa susunod, hindi talaga ako mapapatalo. Kapag pala niya ito, professional na talaga siya. Parang pabagsak ang mga kalaban ko. Bata, hindi porke may lisensya ka na, akala mo professional ka na talaga. Hindi ka pa napapalaban, buti pa tumakbo ka na lang sa labas. Nakalabas na po siya, Mr. President. Ang sabi niya, may gagawin pa daw siyang importante sa kanila. Alis na ako! Ah!
Baka matagal din tayo hindi nagkita, Ipo. Namiss mo ba ako? Alam mo ba matagal ka na rin namin hinahanap? Hindi ko na sumasama sa amin. Siguro may pinagmamalaki ka na, no? Maaga ka na rin umuwi pagkatapos ng klase. Ang balita ko nga, nagbo-boxing ka na raw ngayon. Totoo ba yun o chismis lang? Baka naman meron ka ng masamang pinaplano sa aming tatlo kaya ka nagbo-boxing ngayon. Baka gusto mong subukan natin. Hindi. Wala akong binabalak sa inyo. Mahimik ka! Ha? Ano to? Lisensya? Professional boxing license? Kabugawan, Jim. Totoo ba yan? Mukhang hindi. Maliwala yan. Para yan lang. Kahit sino naman pwedeng makakuha niyan. Sigurado ako, inutupan niya yung mga tao sa gym, kaya siya nakakuha ng lisensyang yan. Isaulin niyo sa akin yan. Hindi ba, Hunter? Kung akala mo maniniwala kami pro boxer ka, nagkakamali ka dyan. Ba't di natin subukan para maniwala naman kami? Pagkita mo ngayon ang galing mo lang pa ko. Sige! Ang lisensya ko. Kung inaakala niyong pinasok ko ang pagiging boksingero para lang makaganti sa inyo, nagkakamali kayo dahil pangarap ko talaga maging professional boxer. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Pro boxer? Ay, buti na lang. Parati na lang nila akong pinaglalaruan. Makalipas ang 6 na buwan, nakilala ko si Mr. Takamura. Buti na lang, pinayagan ako ni inay. Pinaghinapan ko ang lahat ng yun. At ngayon, isa na akong professional boxer. I'm the king of the world! Alis ako! Okay! Teka! Okay ka. Hindi ka na ngayon tumitingin sa paligid mo. O baka namang gusto mo na ako subukan ngayon, bata! Mr. Takamura! Hindi naman sa ganon! Hindi ko lang kayo napansin! Sige na! Sumuntok ko na, Ipo! Alam niyo namang wala akong binatmat sa inyo! Hindi ka pa nag-uumpisa, sumusuko ka na. Paano ka mananalo niyan? Sige po! Oh, malakas ah. Talaga? Naniwala ka naman! Bago mo ako mapahanga, marami ka pang kakain ng bigas, bata! Di ako kumakain ng bigas! Magandang umaga. Mr. Fuji! Makunuchi, may dala akong videotape. Gusto ko sanang panoorin mo. Videotape? One minute, 33 seconds na ang inabot ng kalaban ni Miyata sa first round. Yun ang nangyari sa debut fight niya. Napakahusay, di ba? Sa tingin ko, hindi pa uubra si Ipo dyan. Oo, ibang klase talaga si Miyata. Kailangan ko magsikap para hindi ako mapag-iwanan. Sandali lang. May isa pa akong papakita. Si Mashima! Sunod-sunod na flicker jab. Isang iglap lang bagsak na ang kalaban. Iyan ang malupit na Ryo Mashima nung debut fight niya. Mahanga ako sa mga boksingerong yan. Babalik na po ako sa bagayan sa'yo. Nakakaigit naman yung dalawang yun kung doon lang ang makakalaban sa featherweight. Mahina talaga ang loob ng isang yan. Kumpara sa ibang mga rookie, malayo na talaga narating nila Miyata at Mashima. Pero matinding sumuntok itong si Makunouchi kahit baguhan lang yan. Ang mahirap lang, parang hindi niya alam yun. Ugh.
Ipo! Ipo! Opo! Ano po yun? Meron ako magandang balita. Magandang balita? Huh? Ano raw yun? Bata, may napili na kaming makakalaban mo para sa debut fight mo. Ha? Ang pangalan niya ay...